bago ka pa lang sa channel na ito, Attribution TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Napapalunok ng sunod-sunod na inihakbang na ni Stephanie ang mga paapapasok sa malaking mansyon ng mga Del Fuego na siyang papasukan niya bilang katulong magmula ng araw na yon. Wala na siyang mga magulang, ulila na siya. Kaya simula nung 12 anyos siya hanggang sa edad niya ngayon na 20 anyos ay siya na ang mag-isang nagtataguyod ng sarili niya. Namasukan siya bilang katulong sa iba't ibang bahay. Yan ang hanap buhay niya. Hanggang sa may kapwa siya katulong na nagpindot sa kanya na nangangailangan ng katulong ng mga Del Fuego. Ang pinakamaimpluensya at pinakamayamang pamilya sa lugar nila. Balita nga niya ay malaki raw magpasweldo ang mga ito. Ngunit walang nakakatagal ng mga katulong dahil sa uniko iho ng mag-asawang Del Fuego. Nalagpas impyerno raw ang kasamaan. Pero ang sabi-sabi naman ay gwapo raw. Pero wala naman siyang pakialam doon. Dahil ang gusto lang ni Stephanie ay magkaroon na siya ng malaking sweldo upang makapag-aral siya sa susunod na pasukan sa kolehiyo. Oh, iha! Alam mo na ba ang trabaho mo dito? Ikaw ang maglilinis ng kwarto ni Senyorito Chris mula umaga hanggang gabi. Ikaw na din ang tagaluto ng agahan niya hanggang sa kanyang hapunan. Tapos pag wala kang ginagawa at hindi pa tapos ang oras mo sa trabaho, ikaw na rin ang magtupi ng mga damit ni Senyorito Chris na nilalabhan ko. Okay lang ba yun sa'yo, iha? Nakangiting wika ng mayordoma sa mansyon na yon. Nakangiti namang mabilis na tumangutang si Stephanie at nagsalita. Nako, okay lang po, manang. Ano nga po palang pangalan ninyo? Magalang at nakangiting wika ni Stephanie sa matandang babae. Ay, ako nga pala si Lourdes. Manang Lourdes na lang ang itawag mo sa akin, iha. At ikaw naman si Stephanie Ignacio, hindi ba? Nakita ko rin kasi ang resume mo. Pinakita rin sa akin ni Doña Francesca. Wika ni Manang Lourdes kay Stephanie. Ngitian naman ni Stephanie nang lalo ang mabuting mayordoma bago magalang na nagsalita. Ikinagagala ko po kayong makilala, Manang Lourdes. Ay, ganun din ako sa'yo, iha. Ikinagagala ko ding makilala ka. Mukha ka namang mabait kaya sana'y makatagal ka sa paninilbihan mo sa amo mo. Kasi talagang magkaiba kayo ng pag-uugali. Tila nababahalang wika ni Manang Lourdes kay Stephanie. Nag-aalinlangan namang sumagot si Stephanie sa matanda. Ganun po ba? Nako, okay lang po yun. Hindi ko na lang po siguro papansinin ang ugali ni Senyorito Chris kung ganun. Pagtutuunan ko na lang po ng pansin ang trabaho ko rito bilang katulong nila. Kasi gusto ko pong magtagal dito, Manang Lourdes. Pagbubutihan ko po ang trabaho ko rito, Manang. Madamdamin at determinadong wika ni Stephanie sa matandang babae. Ngumiti naman si Manang Lourdes sa kanya bilang pagsang-ayon sa kanya bago nagsalita. Mabuti kung ganun, iha. Sasabihin ko na lang agad ito sa'yo, ha? Pagpasensyahan mo na si Senyorito Chris. Ganyan na talaga siya mula nung tumuntong siya sa edad na 15 anyos. Ewan ko ba sa batang yan, nagbago na lang bigla. Mabait naman siya nung una. Tapos bigla na lang nagkaganon. Hindi rin naman nagsasabi ang kanyang mga magulang kung bakit. Ang sabi na lang sa amin, lagi, pagpasensyahan na lang daw namin ang senyorito. Kaya yun ang ginagawa namin. Kaya lang, iyong mga bagong katulong, hindi siya makayanan. Ayun, nagre-resign agad-agad. Aba, ikaw ba naman ang bulyawan ng bulyawan halos araw-araw? Hindi ka kaya magpaparesign agad sa takot? Sus Mariosep. Wika naman ni Manang Lourdes at nag-sign of the cross pa. Nais matawa ni Stephanie, ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi rin naman maganda yung binubulyawan halos araw-araw. Ngunit sanay naman siya na nabubulyawan. Kaya hindi na siguro siya maninibago sa Senyorito Chris na yon. Manang, wala pa ba yung bagong katulong? Pucha, ang gulo-gulo ng kwarto ko. Ayusin niyo yun. Nanlaki naman ang mga mata bigla ni Stephanie nang marinig ang malakas at galit na sigaw na iyon ng isang boses lalaki. Dahan-dahang nag-angat ang tingin si Stephanie sa mahabang hagdanan ng mansyon na siyang pinanggalingan ng malakas at demanding na boses na yon. At doon na siya lihim na napalunok. Ang gwapo niya. Hindi mo ikakaila. Ngunit maangha mga salitang lumalabas sa bibig niya. Lihim na humahanga. Ngunit nadidismaya rin wika ni Stephanie sa isipan.
Habang pakurap-kurap na nakatingin sa gwapong lalaking, nasa ibabaw ng hagdanan na tila haring naghihintay sa serbisyo ng mga alipin nito. Napalunok naman si Stephanie ng sunod-sunod nang bigla siyang tignan ng lalaki at pinaningkita ng magandang mga mata nito. Iho! Hindi na natapos ang susunod na sasabihin ni Manang Lourdes dahil agad na sinapawan na ito ng lalaki. Hoy, ikaw! Agad na bulyaw nito kay Stephanie, sabay turo sa kanya mula sa kinatatayuan nito. Napakurap-kurap namang dahang-dahang itinuro ni Stephanie ang sarili, sabay nagsalita. Ako po? Pinaikot naman ang lalaki ang mga mata sa ibabaw, sabay inis na tumingin sa kanya at nagsalita. Siyempre ikaw! Ikaw ang tinuro ko, diba? Bobo ka ba? Nahigit agad ni Stephanie ang hininga dahil sa pagsabi nito sa kanya na bobo. Pagkuway, nagkatinginan sila ni Manang Lourdes at tinanguan naman siya ng marahan ng matandang babae bago nagsalita. Iho, siya yung bagong katulong dito. Siya yung bagong naka-assign sa paglilinis ng kwarto mo at... Oh, yun naman pala eh. Siya yung bagong tagalinis, pero bakit mas nagmumukha siyang bagong amo ngayon? Dahil sa pagkakatunga nga lang dyan sa ibaba. Habang ako, na pagsisilbihan niya, ay nabubwisit sa kahihintay na linisin niya ng kwarto ko. Kaya ikaw, tangang katulong ka, umakit ka dito at linisan mo ng kwarto ko kung ayaw mong ilang pasok ang pagmumukha mo dyan. Pulang-pulang mukha sa galit sa pagsigaw ng lalaki na ikinanlaki ulit ng mga mata ni Stephanie sa gulat at ikinalunok niya ng sunod-sunod. Ibang klase pala tumagalit, napakahalimaw. Sa isip ni Stephanie, habang nagmamadaling umiti ng tabingi sa lalaking amo na tinawag na Senyorito Chris bago nagsalita. Opo, Senyorito. Aakyat na po ako. Pasensya na po. Nakayuko niyang sabi. Mabuti kung ganun. Hala, sige. Sundan mo na ako. Wika ng lalaki at naglakad na paalis. Oh, akin na yung bag mo, iha. Ako na magdadala niya sa kwarto mo. Ingat ka, iha, ha? Tibayan mo lang ang loob mo. Wika naman ni Manang Lourdes at kinuha ang lumang bag ni Stephanie. Ang dalaga naman ay nag-umpisa ng maglakad patungo sa hagdanan habang nakakita pa niya ang bulto ng katawan ng kanyang magiging amo. Opo, sige po Manang. Akyat na po ako. Kita na lang po tayo mamaya. Salamat po. Mabilis niyang paalam at tuluyan ang kinakabahang sinundan ng nagmamadaling binata. Oh, linisan mo yan. Tsaka yan. Siguraduhin mong malinis na yung tokador pagbalik ko, ha? Tsaka yung CR, mabaho na. Linisan mo din yung mabuti, naiintindihan mo ba? Salubong ng mga kilay na utos ni Chris kay Stephanie. Mabilis na tumangutangu naman si Stephanie habang napapalunok at sumagot. Opo, senyorito. Good. So dapat itong buong kwarto ko sobrang linis na pagbalik ko na kahit isang mumunting alikabok ay wala ako makikita. Pag yan hindi mo magawa, malilintikan ka sa akin. Naiintindihan mo ba, katulong? Puno ng panlalait na wika ni Chris kay Stephanie na ikinasikip agad ng kanyang dibdib. May mga luha pa nga na nais nang sumungaw sa kanyang mga mata, ngunit matinding pagpipigil ang ginawa niya upang hindi iyon lalabas mula sa kanyang mga mata. Nilunok na lang niya ang kanyang nagbabadyang luha at pilit ginitian ang lalaki bago kunwari masiglang sumagot. Opo, senyorito, naiintindihan ko po. Good! So start cleaning my entire room now. I'll be back at 10 in the evening. Hintayin mo ako sa labas ng kwarto ko by 9:30 para nandito ka habang ini-inspection ko ang kwarto. Kung malinis nga ba talaga? Entiendes? Masungit ulit na wika ni Chris na salubong ang mga matang nakatingin sa kanya. Umiwas na naman agad si Stephanie ng tingin pero agad ding tumango. Hindi niya kayang labanan ang mga malalim na titig nito. Opo, senyorito. Sagot na lamang ni Stephanie sa binata. Okay, that's all. I'll be going now. At yung mga sinabi ko, huwag mong kakalimutan. Mariin itong sabi bago lumabas ng kwarto. Naiwan na lang na napabuntong hininga si Stephanie at nag-umpisa ng maglinis. I hate to tell you this, Christopher. But palala na yan ang palala. Kailangan na natin maagapan bago pa maging huli ang lahat. So please, iho, pumayag ka na. Kasi na... Oh, shut up! I will never let that happen to me. At ilang ulit ko bang sasabihin sa inyo, hindi ako papayag. Ayoko. Ba't banditigas ng ulo ninyo? Naririndi na ako sa inyo, ha?
Nagiigting ang mga pangang madiin na wika ni Chris. Ngunit pigil na pigil niya naman ang mga maiinit na likido na nais sumungaw sa sulok ng kanyang mga mata. Pero Chris, yan din ang suhestyon ng mga magulang mo eh. So please, take the risk this time before it's too late. Tila nababahag na wika ng doktor ng kanilang pamilya. At iyon ang ayaw na ayaw niyang maramdaman. Iyong kinakaawaan siya. Kaya tuloy ay naging mas matigas pa sa bakal ang puso at paninindigan ng binata. Again, I don't wanna take that fucking risk. And I will live the life I want until it's fucking over. Maraing wika ni Chris at nagbabaga sa galit na mabilis na umalis mula sa ospital na yon. Oh, dude, dahan-dahan! Hindi tayo mauubusan ng alak dito sa club kong to, dude! Tawang-tawang sabi ni Jethro, isa sa matalik na kaibigan ni Chris. Silang dalawa lang kasing nandun. Wala kasing isa pang matalik na kaibigan niyang si Josh. Nagtitake kasi ito ng master's degree sa ibang bansa, ahead sa kanilang kaibigan nila. Yeah. Tugon na lamang ni Chris. Hindi pinahahalatang matamlay siya ng mga sandaling yon. Oh, inom pa! Ano ba kasing problema? Bakit ka naman ulit nag-aaya ng inuman bigla? Tanong ni Jethro kay Chris. Kaya pa simple lang siyang nag-iwas ang tingin sa kaibigan at sinaid ang isang bote ng alak hanggang sa wala nang natira roon. Mas lalo tuloy siyang nalango at sa tingin niya ay hindi na niya kaya pa. Pagkagaling niya sa ospital ay doon na siya sa club dumiretso, sabay tawag sa kaibigan upang samahan siya nito roon. Sumagot si Chris. Wala naman, stress lang sa school. Damn dude, ganyan din ang nararamdaman ko. Siguro ay ganito na talaga kapag graduating ka, no? Lalo pat engineering ang kinuha nating kurso. Pagsisigunda naman ni Jethro kay Chris na kunwari ay agad niyang tinanguan bilang pagsang-ayon sa sinabi nito. Noon naman ay biglang may lumapit sa kanilang mga babae. Mga babaeng kaedad lang nila at sosyalera. Too bad, ayaw niya sa mga babaeng ganon. Mas gusto niya yung simple lang ngunit maganda pa rin tingnan kahit walang makeup. At sa walang kadahilanan ay biglang sumagi sa nalalangunang isip niya ang maganda at simpleng manamit na bagong katulong nila. Sinisigaw-sigawan at iniinsulto pa naman niya ang babae kanina. Mabilis na napatikim si Chris at pilit na inaalis sa isip ang babae. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Hi handsome, wanna ride at my place? Malanding wika kay Chris ng isa sa mga babaeng lumapit sa kanila ng kaibigan. At malagkit na hinakod ang kanyang mga hita. Mabilis naman na marahas niyang tinabig ang kamay ng babae bago salubong ang mga kilay na nagsalita. Don't fucking touch me, bitch. Napasingap naman agad ang dalawang babae bago nahintakutang umalis sa kinaroroon na nila. Wow, dude, ano yun? Sungit mo ulit? Natatawang wika ni Jethro sa kanya, sabay tapik ng mahina sa balikat niya. Chill! Ano ba kasi yung problema, dude? Pakiramdam ko meron talaga eh. Sabihin mo na, baka makatulong ako. Seryosong usisa ni Jethro kay Chris. Wala nga, stressed nga lang ako sa school, dude. Pagkasabi ni Chris noon ay sumulyap siya sa suot niyang wristwatch at nakita ang malapit ng mag-alas 10 ng gabi. Kaya mahina niyang tinapik ang kaibigan sa balikat at nagsalita. O siya, sige, mauuna na ako ha. Hindi na kaya ng sistema ko eh. Langung-langu na ako eh. Wika ni Chris at nahihilong tumayo. Ganun ba? Sige, hahatid na kita, dude. Pagpipresenta pa nito. Mabilis namang marahang umiling-iling si Chris at sa namumungay na mga mata ay nagsalita. Oh no, it's okay, dude. Kaya ko pang mag-drive. Nag-aala lang nagtanong naman agad ang kaibigan. Sigurado ka ha? Ako pa ba? Wika ni Chris at tinapik muli ang kaibigan sa balikat bago nagsalita. Sige, uwi na ako ha. Uwi ka na rin. Tumangu naman agad si Jethro bago sumagot. Sige dude, ingat. Mabilis nang lumabas si Chris sa club na yon pagkatapos sa sobrang lasing na at sobrang langulangu na sa mga alak na kanina pa iniinom nila. Sigurado ka bang dito ka na muna, iha? Ayaw mo bang magpasama sa akin? Halatang pag-aalala sa boses ni Manang Lourdes nang itanong niya iyon kay Stephanie. Ngumiti naman si Stephanie ng pilit kay Manang Lourdes at pilit ding pinasigla ang boses bago sumagot. Nako, ayos lang po ako dito, Manang. At saka isa pa po, baka magalit po si Senyorito Chris sa inyo kapag
Nakita niya rin po kayo rito pag uwi niya mamaya-maya lang. Ako lang kasi ang sinabihan niyang maghintay sa kanya sa labas ng kanyang kwarto dahil ini-inspeksyon niya muna ang kwarto niya kung malinis ba talaga. Mahabang paliwanag ni Stephanie sa mabait na mayordoma. Nagmamalupit na naman si Senyorito Chris. Pabuntong hiningang wika ni Manang Lourdes. Pagkuwan bago nag-atubiling hinawakan siya sa braso at saka nagsalita. O siya, iha. Basta sigurado ka, ha? Tawagan mo lang ako sa kwarto natin. O kumatok ka doon agad pag ano man ang mangyari. Ngumiti naman si Stephanie sa matanda, tumangunang marahan at saka nagsalita. Opo, Manang. Salamat po. Sa eksenang iyon naman ay biglang may malakas na bumusinang sasakyan mula sa labas. Kaya dagling napatingin si Manang Lourdes sa kanya at nagsalita. Nariyan na si Senyorito Chris, iha. Sa ngayon siguro ay pinagbuksan na siya ng gate ng mga guard sa labas. Kaya naman ay aalis na ako, ha? Basta yung sinabi ko sa iyo, pakatandaan mo yon. Puntahan mo ako kaagad sa kwarto natin. Tumangon naman agad si Stephanie sa butihing mayordoma. Opo, Manang. Sige po, ako na po dito. Kaya ko na po to, kaya matulog na po kayo. Wika pa ng dalaga at umalis na nga si Manang Lourdes. Ilang minuto lamang ang dumaan bago nakakita si Stephanie ng susuray-suray na bulto ng katawan ng isang lalaki, hindi kalayuan sa kinatatayuan niya. Mabilis namang dinagana ng kaba ang kanyang dibdib nang makitang si Chris nga ang may-ari sa bulto ng katawang iyon na ngayon ay susuray-suray na papalapit sa kinaroroonan niya. Napalunok naman agad si Stephanie at kinakabahang napaiwas agad ang tingin nang sa wakas ay nasa harap niya na ang binata at ngayon ay nakangisi ng nakatitig sa buong mukha niya. Oy, katulong! Ikaw pala yan, katulong! Paghagikik pa na wika ni Chris. Sabay lapit ng mukha nito sa mukha niya. Kumakalabog na naman na hindi maipaliwanag na kaba sa kanyang dibdib ng mga sandaling yon. Bakit ba kasi ganun ito kalapit sa kanya? At bakit pa nito nilapit ang gwapong mukha sa kanya? Para ano? Para kutsain ulit siya? Magandang gabi po, senyorito. Kung natatandaan niyo pa po, ang sabi niyo po kasi kanina bago kayo umalis ay dapat nandito ako at naghihintay sa iyong pagbabalik sa hindi pa tutungtong ng alas 10 ng gabi. Kasi sabi mo po ay i-inspeksyonin niyo po muna ang kwarto mo kung malinis na po ba. Magalang na wika ni Stephanie kay Chris at saka tumikim. Naaasiwa na kasi talaga siya. Hiling niya na sana i-inspeksyonin na nito ang buong kwarto para makaalis na siya sa presensya nito. Tumawa naman agad si Chris ng marahan. Ngunit bakit kung anong kadimonyohang meron ng pag-uugali nito, ay siya rin kaanghilan ng tunog ng tawa nito. Pati nga amoy ng binata ay kaibango pa rin, lalo na ang hininga nito. Partida, halatang galing pa ito sa matinding pag-iinom. Ngunit mas nangingibabaw pa rin ang kabanguhan sa amoy nito. Mabilis na pinaalis na lang ni Stephanie ang naisip niyang iyon. Of course, I still remember that. Ano bang tingin mo sa akin? Lalaking mabilis makalimot? Lasing na lasing pa rin ang tono ng pagsasalita ni Chris nang sabihin ng mga linyang iyon sa dalaga. Nako, senyorito, hindi po yan ang punto ko. Pasensya na po. Nahihintakutang paghingi ng pasensya ni Stephanie bago yumuko ng kaunti. Whatever you say. Anyways, pasok na tayo sa loob. Mabilis na napakurap-kurap si Stephanie sa narinig. Po? Bigla atang nanginig ang mga hita niya sa sinabi ng binata. Papasok siya. Sa kwarto ng kanyang lasing na amo. Silang dalawa lang sa 10 oras ng gabi. You heard me. Pumasok ka na sa loob. Dahil kung hindi malinis ang kwarto ko, mapaparusahan kita agad. Pairap na wika ni Chris sa dalaga na ikinahawak niya sa kanyang dibdib bago huminga ng malalim. Sige po, senyorito. Wika na lamang ni Stephanie at pilit na pinakalma ang sarili. Siguro ay nasobrahan lang siya sa pag-iisip ng masama. Hindi naman siguro ganoong tao si Chris. Kahit masamang ugali nito. Pag-aamig ni Stephanie sa sarili. Good! Tara na sa loob! Striktong wika ni Chris at binuksan ang pintuan ng kwarto nito at saka nagpatiunan ng pumasok sa madilim na kwarto nito at binuksan ang mga ilaw sa pamamagitan ng pagpitik lang sa mga daliri nito. Oo, sobrang high-tech ng mansyon ng mga Del Fuego. Pumasok naman na rin si Stephanie sa loob ng kwarto ni Chris at nakita itong nakatalikod sa kanya habang tila haring na mewang na nakatingin sa kabuuan ng kwarto nito. Close the door and lock it.
Literal na nanlaki ang mga mata ni Stephanie sa biglang sinabi ng binatang amo. Kasi naisip niya, bakit niya ipapasara at ilalak ang pinto? Po? Kinakabahang ikiniskis na talaga ni Stephanie ang mga palad sa isa't isa habang naiiyak na sa sobrang takot na nadarama. Bingi ka ba? Malinaw naman siguro yung sinabi ko, diba? Close the fucking door and lock it! Tila galit ng wika ni Chris sa kanya. Kaya pigil na pigil ang mga luhang nilapitan niya ng pinto bago iyon marahang sinara at nalock. Tapos na po, senyorito. Mahinang wika ni Stephanie at nanatili sa pintuan ng kwarto nito. Good! Ngayon na may lumapit kay sa akin. May sasabihin ako sa iyo tungkol sa nakita ko sa paligid ng kwarto ko. Maotoridad na wika ni Chris kay Stephanie na agad namang sinunod ng dalaga. Marahan siyang lumapit rito at huminto ng isang dipa mula sa nakatalikod na katawan nito. Okay naman. Malinis. Sobrang linis. Komento ni Chris sa kanya, sabay marahang tumangutango bago nagpatuloy. Ang tanong ko lang, pati rin bang naglilinis ng kwarto kong to ay malinis rin? Tila nakalimutan namang huminga ng ilang segundo ni Stephanie dahil sa makahulugan at mapanganib na tanong na iyon ni Chris. At mas lalo pa siyang kinabahan nang umisi ito ng malademonyo sa kanya at malisyosong hinagod ang kabuuan ng kanyang katawan. Kaya mabilis na napatingin si Stephanie sa nakalock na pintuan ng kwarto ni Chris bago akmang tatakbo upang makalayo kay Chris. Ngunit tila nalaman na nito ang gagawin niya. Not too fast, honey. Natatawa ang pilyo pang wika ni Chris kasabay ng mabilis na paghawak nito sa kanyang braso upang pigilan siya sa planong pag-alis niya. Sa puntong yon ay naiiyak na talaga si Stephanie. Ramdam na ramdam niya na ang panganib na namumula mismo sa lasing na lasing na si Chris. Senyorito, huwag po! Umiiyak na pagmamakaawa ng dalaga sa samot-saring emosyong nararamdaman niya ng mga oras na yon. Lasing na lasing si Chris. Wala ito sa tamang wisyo. Ano ang laban niya sa lasing na lalaki? Wala siyang lakas. Samantalang napakalakas nito. Huwag po, senyorito! Hihikbing muli yung pagmamakaawa ni Stephanie. Hanggat maaari ay ayaw niyang gumawa ng gulo. Lasing lang si Chris, kaya hindi na muna siya sisigaw. Hindi na muna. Baka kaya pa niyang pakiusapan ng binata. At isa pa, may pakiramdam itong may dinadala itong mabigat na problema base sa sinabi ni Manang Lourdes sa kanya kanina. Gusto niya itong tulungan. Pero paano? Kung sa pagkakataon nga na tulad niyo ay kinakabahan na siyang pakitunguhan ito. Ngumisi ng makahulugan si Chris at nagsalita. How cruel. Aalis ka na agad na hindi man lang sinasagot ang tanong ko sa'yo. Sagutin mo muna bago ka makakaalis. Malinis ka pa ba? Muling tanong ng binata habang namumungay ang abuhing mga mata na nakatitig sa mga mata niya. At marahang binasa ang dila na mapupula at maninipis na pangibabang labi nito na ngayon ay nakatitig na sa nakatikom na mga labi niya. Napalunok sa matinding takot si Stephanie. Pagkuway, inipon niya ang nakatirang lakas ng loob sa dibdib niya bago nagsalita. Hindi na po, senyorito. Hindi na po ako malinis. Nanginginig ang katawang sagot ni Stephanie sa pag-aakalang madidismay ito sa kanya at titigilan na siya nito. Ngunit mali siya. Kasi marahan itong hinawakan ng baba niya at marahang hinawi ang buhok niyang nakatabing sa leeg at balikat niya. Bago masuyo nagsalita. Hindi eh. Nagsisinungaling ka. Marahang wika ni Chris sa namumungay na mga mata. Hindi po talaga, senyorito. Pag-i-insist ng dalaga. Dahilan upang matawa si Chris ng mahina at napatangu-tangu pa ng marahan bago nagsalita. Talaga ba? Sige, tingnan natin. Wika ni Chris at mabilis na sinakop ang mga labi niya. Dahilan upang mapasinghap si Stephanie kasabay ng panlalaki ng kanyang mga mata. Hinalikan siya ni Chris. Hinahalikan siya ng malupit na amo niya. Samot-saring emosyon ang bumabalot sa puso ng dalaga ng mga sandaling yon. Hindi marahas ang paghalik ni Chris sa kanya. Masuyo pa ngayon. At aaminin man niya sa hindi, ngunit dahan-dahan na siyang natatangay sa mainit at masuyong halik na yon. Senyorito,
Naiiyak na pagtawag ni Stephanie kay Chris habang pinapakiramdaman ng malalim at mainit na paghalik nito sa kanya. Shhh! Pananagutan naman kita eh. Maniwala ka sa akin. Tila wala na talaga sa wisyong bulong ni Chris sa dalaga na nagpatulo agad sa kanyang mga pinipigil na luha. Nalilito kasi siya. Alam niyang mali. Maling mali. Ngunit nadadala na talaga siya at alam niya kung saan hahantong ang eksenang yon sa pagitan nila ng binata. Kaya inihanda niya na ang sarili sa konsekwensyang idudulot niyon sa buhay niya. Ang konsekwensya ng pag-aangkin ng binata sa malinis at wala pang nakakaangkin na katawan niya. Dahang-dahang nagmulat ng mga mata si Chris at mabilis na napakunot noo sa nakita. Namamalikmata lang ba siya? O sadyang katabi niya sa higaang yon ng bagong katulong? Tiningnan niya ang mga sarili nila at nagiinit ang buong mukhang mabilis na iniwas niya ang tingin mula sa hubot-hubad nilang mga katawan na mga sandaling yon na natatabunan lamang ng malamig na comforter. Tumikim si Chris sa tinitigan muli ang dalaga. Pagkuway na pangiti siya. Maganda talaga ito. Hindi maikakaila. Makinis din ang balat nitong morena at walang kapeklat-peklat ni isa. Naaalala niya ang nangyari sa kanila kagabi at naaalala pa ni Chris na siyang nakauna rito. Nakalimutan niya na ang ibang detalye kagabi. Tanda ng kalasingan niya. Ngunit ang hindi makalimutan ng sistema ng binata ay ang malamang siyang nakauna rito. At ang mga salita niyang pananagutan niya ito. He meant it. Pananagutan niya ang dalaga. Alam niyang masyadong mabilis. Pero para sa kalagayan niya, tamang-tama lang ang timing ni Stephanie sa buhay niya kahit wala pang kasiguraduhan yon. Noon naman biglang sumakit ang ulo ng binata. Sobrang sakit. Namumula na nga ang buong mukha niya sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Pagkuway tila kinakapos ang hiningang mabilis niyang hinablot ang roba niyang malapit sa kanyang bedside table at patakbong pumasok sa banyo niya bago sumuka roon. Pagkuway mabilis na tumulo ang luha sa mga mata ni Chris na makita niya ang kulay pulang sinuka niya. Dugo. Nanghihinang mabilis na napasandal si Chris sa pintuan ng banyo niya bago nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Pagkuway napatawa ng pagak si Chris at napaisip. May kinabukasan kaya naghihintay ang inosenteng si Stephanie sa tabi niya? Christopher Lance? Anong ibig sabihin nito? Nanlaki ang mga mata ni Chris, ang kanyang ama. Mabilis na napabalikwas ng bangon si Stephanie dahil sa malakas at galit na sigaw na iyon ng isang boses matanda. Pagtingin niya sa pintuan ng kwarto ni Chris, ay mabilis pa sa alas 4 ang napasinghap siya ng marahas nang makita ang isang sopistikadong matandang lalaki na ngayon ay salubong na salubong ang mga kilay na nakatingin sa kanya. Noon may biglang bumukas ang pintuan ng banyo ng binata at iniluwa ito mula roon. Salubong na salubong na rin ang mga kilay nito habang nakatingin sa kanya. Napalunok si Stephanie. Galit rin ba si Chris sa kanya? Diba sabi nito ay pananagutin siya nito? Pero bakit ng mga sandaling yon ay nararamdaman niyang tila hindi na mangyayari yon? What's the meaning of this, Christopher? Pabulyaw na tanong muli ng matandang lalaki kay Chris. Nayakap naman ni Stephanie ang sarili sa loob ng comforter ng binata. Hiyang-hiya siya. Hiyang-hiya. Naluluha na tuloy siya. Ngunit mas ikinaluha niya ang naging sagot ni Chris sa matanda. Nasyaka pa lang niya na lamang ito pala ang ama ng binata. Dad, she flirted with me. Pinuntahan niya ako sa kwarto ko kagabi habang lasing ako. So ayun, may nangyari sa amin, nakagustuhan naman niya. Kasi nilandi niya ako. At ayaw mo sa mga malalandi, Dad, diba? Kaya patalsikin mo na siya dito sa mansyon. Kasi malas siya sa pamilya natin. Malas siya, Dad! Malas! Malakas sa sigaw ni Chris na ikinadurog ng puso ni Stephanie ng ilang milyong beses. Durog na durog siya. Durog na durog. Nag-iimbento ito ng salita. Nagsisinungaling ito. At mas lalo nitong dinungisan ang pagkababae niya. But you flirted back, so itong nangyari. Kaya panagutan mong babaeng yan, Christopher. Pakasalan mo siya. Nagpupuyo sa galit na sigaw muli ng matandang doon. What? But Dad, I don't love her. Pinigilan ni Stephanie ang sarili na humagulgol ng iyak dahil sa mga salitang binitawan ni Chris. Alam naman niya. Pero bakit kailangan pa nitong ipamukha sa kanya? Masyado nang masakit, parang hindi niya na kaya. Iyon na ba ang konsekwensyang sinasabi niya?
Kaya mahal mo siya o hindi, basta pakakasalan mo siya. Naiintindihan mo ba? Napayuko ang binata bago mahinang tumugon. Yes, Dad. And as for you, Miss Ignacio, kabago-bago mo lang dito. Kahapon ka pangalan nag-umpisa, pero ito na agad ang gulong idinulot mo sa pamilyang to. Wala kang delikadesa. Doon na napahagulgol si Stephanie. Napayuko siya agad. Patawarin niyo po ako, Senyor. Humihikbing wika ni Stephanie sa matandang nandoon. Wala nang silbi ang paghingi mo ng tawad sa akin. Nangyari na yan. Kaya tumayo ka na rin yan at mag-ayos ang iyong sarili. Ikakasal ko kayo sa West ngayong araw na to mismo. Mariin at maotoridad na wika ng Don at mabilis nang tumalikod. What happened? Ano? Hindi na natapos ang gustong sabihin ng matandang Donya nang makita siya sa loob ng kwarto ni Chris at ganun ang itsura niyang nadatnan nito roon. Bumunghalit na lang ito bigla ng iyak kaya mabilis itong nilapitan ni Chris. Mom, I'm sorry. Tila nalulungkot at nakukonsensya na wika ni Chris sa ina at niyakap ito. Mas lalo lamang humagulgol ang Donya bago nagsalita. Marry her, son. Panagutan mo siya. Mahinahong wika ng Donya sa anak. Buntong hininga naman ang isinukli ni Chris sa sinabi ng ina nito na mas lalong dumurog sa puso ng dalaga. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Nakangiting wika ng judge na nagkasal sa kanila ni Stephanie at Chris ng mga sandaling yon. Ngunit imbes na halika ni Chris, ay isang irap lang ang itinapon nito para kay Stephanie bago tila bagot na nagsalita. Ang kiss ay para lang sa totoong nagmamahalan kaya ikinasal. Ang sa amin wala nang ganyan-ganyan. Kaya pwede na ba kaming umuwi? Walang galang pa na wika ni Chris. At napanganga na lamang si Stephanie ng mga sandaling iyon ay asawa niya na. Isang legal na asawa. Ngunit mas tama atang sabihin na isa niya na itong walang respeto na asawa. Nais tuloy mapabuntong hininga ni Stephanie at lumuni na lamang ng lupa ng mga sandaling iyon. Lalo pa at kahit sinaway na ni Chris ang mga magulang nito, ay tila ba mas lalo pa itong naging bastos sumagot. Masakit sa part niya ang ganoong akto ni Chris at nasasaktan pa din siya sa pagbaliktad nito ng pangyayari tungkol sa nangyari sa kanila. Ngunit naaalala niya ang wedding vows nila, for better or for worse. Kaya naman hindi niya sinukuan ang ugaling meron ang asawa. Hindi niya susukuan ang masamang side nito. Kaya pa niya. At nag-uumpisa pa lang sila. Binaliwala na lang ni Stephanie ang mga chismis sa paligid dahil ang importante naman sa kanya sa mga sandaling yon ay maituwid ang kanyang asawa. At para kay Stephanie, iyon na ang misyon niya bilang asawa ni Chris. Here are your SIM cards para sa communication ninyo mag-asawa. Connected ang mga SIM cards na to sa mga bank accounts niyo na bagong pinagawa ko. Nilagyan ko na yan ang mga pera ninyo. Gamitin niyo yan para pambili ng mga kakailanganin ninyo. Wika ng Don sa kanilang dalawa ni Chris at umalis na matapos silang magpaalam. Akin na yung pera mo sa bangko. Wala ka namang karapatan dyan. Kaya i-transfer mo yan sa bangko ko mismo, maliwanag ba? Mapanakit na wika ni Chris kay Stephanie, ngunit pigil na lamang ang mga luha na tumangu siya sa kagustuhan nito upang wala ng gulo. Chris, gusto mo ng kape? Nakangiting tanong ni Stephanie kay Chris ng umagang yon. Mga ilang araw na rin ang lumipas mula nang ikasal sila, pero ganun pa rin ang pakikitungo ni Chris sa kanya. Alam mo kung anong gusto ko? Ang umalis ka na sa buhay ko. Nagagalaiting wika ni Chris sa kanya na nagpatulo agad ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung bakit napaka-emosyonal na niya lately. Nagsusuka nga rin siya at nahihilo kadalasan sa umaga. Ngunit normal lang yan sa kanya. Hindi niya masyadong sineryoso. Pakiramdam kasi ni Stephanie ay bumabalik lang ang sakit niya dati kapag nasobrahan siya sa stress. Siguro ay dahil iyon sa araw-araw na pakikitungo ni Chris sa kanya. Sobrang lamig na nito sa kanya at tila laging galit. Lagi pa itong nakabulyaw sa kanya kahit wala namang mali sa ginagawa niya. Pero hindi pa rin siya susuko. Kasi para sa kanya, deserve ni Chris na hindi sukuan agad ang isang asawang katulad niya. Kahit nga ika nito lagi asawa lang siya nito sa papel. Pero dinadaan na lang iyon sa pag-iyak mag-isa. At pagkalmado na siya ay babalik ulit siya sa pagpapakabuting asawa kay Chris na parang wala lang nangyari. Na parang hindi siya impit na umiyak sa loob ng banyo nila ng patago
hanggang sa mawala ng mga paunti-unti ang sakit na nararamdaman niya dahil sa kalupitan ng asawa. Chris, anong gusto mong ulamin ngayon? Malambing at mahinahong tanong ni Stephanie sa asawa na nooy nakaupo sa upuan ng balcony ng kwarto nito at tila malalim ang iniisip ng gabing yon. Ngunit isang matalim na irap muna ang isinagot nito sa kanya bago pagalit na nagsalita. Will you shut up? Look, hindi na ako kakain o kahit magkakape man lang dito. Pagmula ngayon, doon na ako kakain sa bahay ng girlfriend kong si Eunice. Para namang tinusok-tusok ng libo-libong aspili ang puso ni Stephanie sa narinig. Pero syempre, hindi siya naniwala agad. Sa isip niya ay gawa-gawa lang iyon ni Chris upang saktan ulit ang damdamin niya. Kaya pa naman niya ang konsensyang sinasabi niya. Oo, kayang-kaya pa niya. Laban lang. Ganon ba? Kung ganon, pwede ko ba siyang makilala? Bawat bigkas ni Stephanie sa mga salitang yun ay tumatagos yun ang paulit-ulit sa puso niya na naging dahilan upang tila kakapusin na yata siya ng hininga ng mga sandaling yun. Ngunit pilit pa rin niyang pinakalma ang sarili. Ngumisi naman si Chris sa kanya ng malademonyo bago siya sinagot. Okay, dadaling ko si Eunice dito ng mga ilang araw mula ngayon. I-welcome mo siyang mabuti dito sa bahay namin, ha? Dahil pag hindi, talagang magagalit ako sa'yo, peke kong asawa. Wika ni Chris at mabilis na iniwan na siya roon. Naiwan namang naninikip ang dibdib ni Stephanie sa sobrang sakit na nadarama. Lumipas ang tatlong araw ay masama pa rin ang pakiramdam ni Stephanie tuwing umaga. Nagpaplano na siyang magpa-check up sa totoo lang dahil baka dahil sa sobrang stress na talaga pero hindi niya matuloy-tuloy dahil hindi niya nakukuha ang pahintulot ng asawa. Nagagalit kasi si Chris sa tuwing lalabas siya na hindi nakakapagpapaalam dito. Medyo nababahala na rin kasi siya. Kasi tila naghahanap na siya ng pagkaing maaasin at maaalat tuwing umaga. Masama ang kutob niya roon. Wala pa na bang proteksyon si Chris nung may mangyari sa kanila. Kaya humahanap siya ng tiyempo na sabihin kay Chris ang bagay na yon. Ngunit hindi pa niya masabi-sabi dahil lang galit ito sa kanya. Welcome to my room. Nang umagang yon mula sa pagkakayuko ni Stephanie habang pinagbabra siya ng gilid sa labas ng inidoro ng banyo nila Chris, ay napakunot noong napatayo ng dahan-dahan si Stephanie nang marinig ang boses ng kanyang asawa sa labas ng banyo nila. Naisip niya, sino kayang kausap ng kanyang asawa? Kaya kahit naka-outfit pa siyang paninis ay curious na binuksan niya ang pinto ng banyo para lang mabitin sa ere ang kanyang paghinga sa nakita. May kasamang ibang babae si Chris. At hindi lang basta babae, kundi isang sopistikada at sexy na babae. Napalunok siya, pero hindi laway ang nilunok niya, kundi ang mga luha sa kanyang mga mata. Agad siyang nakapagsalita, lalo pat nakatingin sa kanya si Chris ng sobrang lalim, na tila binabasa ang damdamin niya sa pamamagitan ng pagbasa nito sa emosyong rumirehistro sa kanyang mga mata ng mga sandaling yon. Hindi. Hindi siya papayag na makita ni Chris ang kahinaan niya sa harap ng babaeng ito na mapanakit na sa oras na yon. Babe, who is she? Maarteng tanong ng babae sa kanyang asawa. Mabilis namang napatikim si Chris sa tila mabilis na nagbago ang ekspresyon sa abuhing mga mata nito nang muli siyang tingnan at pag-insultong inisihan. Siya ba? Siya yung bagong maid namin dito, si Stephanie. Wika ni Chris na tila biglang ikinapos ng paghinga ni Stephanie. Ngunit ngumiti pa rin siya sa sinabi ni Chris at marahang tumango tanda ng pagsang-ayon. Opo, ma'am. Magandang umaga nga po pala. Magalang na wika ni Stephanie. Ngunit sa kaloob-looban niya ay hindi niya kaya. Gusto niya nang umalis mula sa kwartong yon. Nakita naman niya na tila ikinagulat ni Chris ang kanyang sinabi. Pero saglit lang ang pagkabiglang yon. Dahil agad na sinugundahan nito ang kanyang sinabi. Okay, Steph, pagkatapos mo dyan sa banyo ko, ilagyan mo na din ng maraming tubig yung bathtub ko. Dahil dun muna kami magpapalipas ng buong umaga ng maganda at sexy kong girlfriend. Right, Eunice, baby? Of course, baby. Pagtugon naman ang babae at niyapos ang mga braso sa leeg ni Chris. Iniyapos din naman ni Chris ang mga braso nito sa bewang ng babae sa mismong harapan niya. Sa mismong harapan, sa sinasabi nitong peke nitong asawa. Napalunok si Stephanie at lumabas na sa kwarto nilang mag-asawa. Wala hindi niya na kaya. Anghap din na kasi ng sulok ng kanyang mga mata.
Hindi na niya kayang pigilin ang pait na nararamdaman. Masyado nang masakit. Pumunta siya sa maid's quarter at hinahanap ang kwarto ni Manang Lourdes. Kumatok siya. At sa pagbukas na pagbukas nito ng pinto ay agad na ibinuhos niya sa butihing matanda ang lahat ng pait at sakit na nararamdaman niya. Kailangan niya itong ilabas. Parang nasusuffocate na kasi siya. Tila mabilis namang nakuha ng mayordoma ang mensahe niyang masaganang luha rito. Dahil agad na niyakap siya nito pabalik at pabuntong hiningang marahang inakay sa loob ng kwarto nito. Anong plano mo ngayon, iha? Nag-aala lang tanong ni Manang Lourdes sa kanya. Pabulong din ang pagkakatanong nito niyon. Mahirap na daw kung may makarinig na ibang maid sa ibang kwarto. Kaya mahina din ang boses ni Stephanie nang sumagot. Tuloy pa rin po. Magbabago rin po siya. Babait rin po siya sa akin. Halata ang gulat sa ekspresyon ng mukha ni Manang Lourdes nang sabihin iyon ni Stephanie. Ano? Sa kabila ng lahat ng pananakit niya sa damdamin mo, hindi ka pa rin aalis sa tabi niya? Bakit mo to ginagawa, iha? Nahihiwaga ang tanong ng matandang babae sa kanya. Walang sigla namang umiti si Stephanie sa mayordoma at sumagot. Kasi po, nasa wedding vows po namin na sa hirap at ginhawa hindi kami maghihiwalay. At tanging kamatayan lamang ang makakapagpapahiwalay sa amin. Iyon pong itinatako sa puso't isipan ko lagi. Sa hirap at ginhawa ang nakalagay, iha. Hindi sa pakikipaglantari sa iba. At hinarap pa sa'yo ng asawa niya. Itigil mo na yan, iha. May mas karapat dapat pa sa'yo. Unless kung hindi mo siya talaga kayang iwanan. Hindi lang dahil sa wedding vows niyo. Kung hindi dahil mahal mo na siya. Mahal mo na. Mahal mo na si Senyorito Chris, iha. Saglit na natigilan si Stephanie. Mahal na nga ba niya ang asawa niyang si Christopher Lance Del Fuego? Nang gabing yun ay matamlay na pumasok si Stephanie sa loob ng kwarto nila Chris. Madilim pa ang paligid ng kwarto. Kaya buong akala niya ay wala pa si Chris at kasama pa nitong naglakwatsa ang girlfriend nitong si Eunice. Ngunit mali siya. Dahil sa pagbukas ng ilaw, ay agad na tumambad sa kanya ang gwapong mukha ng asawa niya na madilim na nakatingin ng diretso sa kanya. Habang tiimbagang na nakaupo sa single leather couch na nasa gilid ng bedside table nito. May hawak pa itong isang bote ng matapang na alak at kasalukuyang nasa kalahati na ang natirang laman niyon. Sa bedside table naman nito ay may nakapatong na white folder. Pero binaliwala lang iyon ni Stephanie. Nakafocus kasi siya sa mga oras na yon sa nag-aapoy na tingin ni Chris sa kanya. Napalunok siya. San ka galing? Malalim, ngunit mariing tanong ng kanyang asawa. Muli ay napalunok si Stephanie bago sumagot. Sa kwarto lang nino? Nang lalaki mo? Nanlalaki ka pa ba, putang ina ka? Mabilis sa bintang ni Chris sa kanya na agad nagpaiyak kay Stephanie. Lalo pa at minura na siya nito. Hindi Chris, hindi. Sa kwarto lang ni Manang Lourdes ang ibig kong sabihin. At wala akong lalaki, Chris. Hindi ako ganyang klaseng babae. Hindi ako ganyan. At huwag mo naman akong murahin, oh. Sobrang sakit na kasi. Hihikbihikbing wika ni Stephanie kay Chris. Oh, sobrang sakit na pala eh. So bakit hindi pa tayo maghiwalay? Tamang-tama. Nandito na sa akin ang divorce paper natin. Napirmahan ko na yan kanina. Pirma mo na lang ang kulang. Nagtatagi sa mga bagang na wika ni Chris na mabilis na nagpasinghap kay Stephanie at naging dahilan upang mabilis siyang lumapit sa kinauupuan nito at lumuhod na nagmamakaawa sa harap nito. Huwag Chris! Huwag kang makipaghiwalay sa akin! Hindi ko kakayanin! Humahagulgol na pagmamakaawa ni Stephanie sa asawa na nagkasaliko pa ang mga pala habang naguunahan sa pagpatak ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Ngumisi naman ang mapang-insulto si Chris sa kanya bago nagsalita. Hindi mo kaya makipaghiwalay sa akin? Ha? Pwes ako, kaya ko. Kaya pirmahan mo na yan. Dahil hindi matutuloy ang pagpapakasal ko kay Eunice hanggat hindi tayo naghihiwalay. At doon na nga tuluyan natigil si Stephanie sa narinig. Magpapakasal na ito sa girlfriend nito. Kaya makikipaghiwalay na ito sa kanya? Parang bomba yata yung sumabog sa pandinig ni Stephanie. Chris, mahal kita! Sa kabila ng lahat ng sakit na nararamdaman ni Stephanie sa mga sandaling iyon, ay iyon pa rin ang namutawi mula sa mga labi niya. Mahal na mahal kita, Chris!
Nakita naman niya ang ilang segundong natigilan ng asawa bago nag-iwas ang tingin at saka maring sumagot. Pwersa ko, hindi. Hindi kita mahal. Napahugot si Stephanie ng isang malalim bago mapait ng umiti sa asawang mahal na mahal niya at marahang hinawakan ang mga kamay nito bago muling nagsituluan ang mga luha sa kanyang mga mata. At sa wakas ay isinatinig niya ang mga salitang gusto niyang sabihin para sa minamahal na asawa. Chris, pwede pang ako na lang? Ako na lang lagi. Huwag na lang siya. Kahit peke lang, Chris. Kaya ko naman eh. Huwag mo lang akong iwan. Tila hindi makapaniwalang sumagot agad si Chris. Nababaliw ka na, Steph. Ano bang nakita mo sa akin at ba't ka nagkakaganyan? Damn it. Sumagot naman kaagad si Stephanie sa buong katotohanan. Kasi ikaw lang yung bukod tanging lalaki na hindi nandiri sa akin, Chris. Ikaw lang yung bukod tanging lalaki na hindi nandidiring titigan ako sa mga mata sa una nating pagkikita. Ikaw lang yung tanging lalaking nagpakaramdam sa akin na espesyal ako. Natawa naman agad ang pagak si Chris sa kanyang sinabi. Ha? Special? Kailan ka ba naging special para sa akin sa paningin mo? Nung inangkin kita. Ha, bobo. Pinagnasahan ka lang, special ka na. Okay ka lang? You're so naive. Kaya nga mabilis kita napaikot ng gabi yun eh. Kasi tanga ka. At dahil tanga ka, bumigay ka kaagad. Kaya hindi ko na problema kung nahulog ka sa akin agad-agad. Dahil ang tanging problema ko na lang ay kung paano ka papipirmahin sa divorce paper natin. Hindi na naituloy ni Chris ang iba pang gustong sabihin dahil hinarang na ni Stephanie ito. Saan ba ako pipirma? Nanlaki ang bigla ang mga mata ni Chris sa biglang sinabi na iyon ni Stephanie. Ngunit wala na siyang pakialam. Tila naman hit na bigla ang buong sistema niya dahil sa mga sinabi ng asawa. Ang sakit. Sobra-sobrang sakit. Nasasaktan siya ng sobra. Hindi na niya kaya. Chris, tinatanong kita. Saan ba ako pipirma? Malamig na tanong muli ni Stephanie sa asawa at nangihinang patagilid na napaupo sa sahig mula sa pagkakaluhod niya kanina sa harap nito. Mabibilis at mabibigat na paghinga naman ang narinig ni Stephanie mula kay Chris bago ibinato ng malakas sa sahig ang bote ng alak na hawak nito at padabog na tumayo. Dito. Dito ka pumirma. Lahat-lahat ng yan. Aalis ako ngayon, pirmahan mo na lahat yan. At gusto ko sa pagbalik ko nakapirma ka na sa lahat na dapat pirmahan mo dyan. At gusto ko sa pagbalik ko mamaya, maayos na lahat. Maotoridad na wika ni Chris kay Stephanie bago malalaki ang hakbang na iniwan na siya nito sa loob ng kanilang kwarto. Mapait naman ang umiti si Stephanie habang may maliliit na butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mga mata. Nang sa wakas ay mapag-isa na siya. Dahil napagtanto niya mismo sa mga sandaling yon, may hangganan pa lang sakripisyo at pagmamahal mo sa isang tao. Lalong-lalo na kung hindi kayang suklian ng isang tao ang pagmamahal at sakripisyo mong iyon. Pagkatapos ng 3 taon, Tito Josh! Tito Josh! Masiglang bati ng makulit at bibong si Lucien. Natatawang sinunda naman ang tingin ni Stephanie ang 3 years old na anak na nooy masayang nagpapakarga agad kay Josh Alcantara, ang lalaking 2 years nang naging boss niya at 2 years na rin na matyagang naniligaw sa kanya. Nakilala niya si Josh 2 years ago sa boutique ng mga tailored suits na pinagtatrabahuan niya. At mula sa pagbili-bili nito ng mga tailored suits na naroon, ay unti-unti nang nagkagaanan ng loob ng maging suki na nila ito. Hanggang sa nag-offer ito sa kanya na magtrabaho na lang ito sa kumpanya nito bilang personal secretary nito. With high salary and great benefits, noong una'y nag-aalinlangan siya. Kasi syempre, sino ba naman siya para maging instant personal secretary nito? Ngunit nang sabihin nitong ititrain siya nito at huwag niyang idadown ang kanyang sarili, ay hindi niya na pinalampas ang opportunity na yon, alang-alang sa anak niyang si Lucien. Malaking tulong na rin kasi iyon para sa kanilang mag-ina. Josh trained her hard and she became his personal secretary for 2 years now. Hello baby, how are you both? Where's your mommy? Masayang wika naman ni Josh sa naglalambing niyang anak. Pagkuway nakita niyang hinahanap siya ng binata at nang makita na siya nito ay natawa silang pareho ng mahina. Hi beautiful! Nakangiti ng matamis na bati agad ni Josh kay Stephanie sabay lapit sa kinaroroonan niya habang karga-karga ang bata.
Nilapag naman agad nito si Lucien nang makalapit na si Josh sa kanya sa maliit na kusina ng kanyang inuupahang maliit na apartment. Hello, Josh! Bati rin ni Stephanie rito. And these are the flowers for the beautiful lady with a beautiful heart. Wika pa ni Josh at iniabot sa kanya ang daladala nitong bulaklak kanina. Nakangiting tinanggap iyon ni Stephanie at marahang nilagay sa vacant vase niya sa table ng kitchen. Salamat, Josh! So how was the 1 week vacation? Nakita na ba kayo ng matalik mong kaibigan sa France na hindi mo na nakita pagkatapos ng ilang taon? Nakangiting pangangamusta ni Stephanie sa lakad ni Josh at ipinagpatuloy ang paghahalo ng niluto niyang carbonara, Lucien's favorite. Tumango naman agad si Josh na abot hanggang sa mga mata ang pagngiti sa kanya bago sumagot. Yup, kaya lang parang pumayat siya ng konti. Well, hindi yun ang Lance na kilala ko dati. Saglit naman natigilan si Stephanie sa paghahanda ng carbonara dahil sa pangalang binigas ni Josh. Ah, ganun ba? Reaksyon niya at tumikim. For a fleeting moment ay biglang naging abnormal ang pagtibok ng kanyang dibdib. Bumilis iyon bigla. Kung kaya't mabilis na humugot ng isang pagkalalim-lalim na hiningang dalaga para pakalmahin ang nag-overreact niyang mga sistema at tumikim. Oo, at alam niyang imposible namang ang Lance na tinutukoy ni Josh at ang Lance na sumira ng buhay niya noon at siya ring dahilan kung bakit ayaw niya nang magtiwala ulit sa mga lalaki ay iisa. Malaking imposible iyon. Sa laki ba naman ng mundo, diba? Natatawang wika ni Stephanie sa isipan at binura na lamang niya iyon sa isip niya. Hey, are you okay? Nakakunot noong tanong ni Josh kay Stephanie. Oo naman, bakit? Nakakunot din ang noong tanong ni Stephanie kay Josh. Pinagpapawisan ka. Amused na natatawang wika ni Josh kay Stephanie na ikinakurap-kurap niya. Pinagpapawisan siya nang hindi niya namamalayan? Ganun pa rin ba kalakas ang epekto ng malupit na lalaking yon sa puso niya? Nais tuloy niyang matawan ng pagak at magtaas ng kilay. Ngumiti na lang siya kay Josh at nagsalita. Ah, pinagpapawisan na pala ako. Ganto na talaga pag nagluluto. Normal lang yan. Pagdadahilan na lang ni Stephanie na itinangutang naman ang ulo ni Josh, tanda ng pagsang-ayon. Lihim namang nakahinga ng maluwag si Stephanie. Anyway, Steph, isa din sa rason kung bakit ako nandito aside from visiting you and Lucien again for a week of not seeing you two both in person and in phone ay dahil gusto ko lang din sabihin na birthday ko bukas. Pupunta ka ng mas maaga sa bahay ko kasi ikaw magluluto ng favorite kong mac and cheese Filipino style. Tila excited pang wika ni Josh sa kanya sabay kindat. Natawa na lang si Stephanie sa tura ni Josh at napailing. Oo na, ako nang gagawa niyang favorite mong mac and cheese bilang birthday gift ko ulit sa'yo. Nakangiting wika ni Stephanie. Biglang sumeryoso naman ang gwapong mukha ni Josh at tumitig sa kanya, sabay mahinang nagsalita. Presensya mo lang lagi sa birthday ko. Malaking regalo na yan mula sa'yo, Stephanie. Nag-half-time smile lang si Stephanie sa binata bilang tugon. Hanggang ngayon ay naaasiwa pa rin siya pag tila nagpapahayag ng damdamin si Josh sa kanya. Ewan ba niya? Basta hindi pa rin siya handang magmahal at magtiwalang muli. Dumaan ang ilang segundong katahimikan sa pagitan nila bago iyon binasag ni Josh. So, yun nga. Expected kita ng mas maaga sa birthday ko bukas ha, kasama si Lucien. And that would be in the evening. And may I request? Pwede ka rin ba magluto ng carbonara? Masarap ka kasi magluto niyan at yung kaibigan kong sa France na nakatira at nagpapayaman ng gusto doon ay mahilig din sa carbonara like Lucien. At kaya kita paglulutuin niyon ay dahil dadating siya sa birthday ko bukas. Hindi kami nagkasama sa pag-uwi ng Pilipinas ngayon kasi may inaayos pa siya ngayon sa kumpanya niya eh. Pero bukas makakauwi na siya. So sarapan mo ang carbonara ha? Best friend ko ang kakain nun. Ngumuso pang pagpapakyut ni Josh na ikinatawa ni Stephanie ng malakas. Oo na. Hindi mo na kailangan magpakyut ng ganyan. Tatawa-tawang wika ni Stephanie kay Josh na ikinatawa rin naman ng binata. Pagkuway, sumeryoso ito bigla at hinawakan siya ng marahan sa mga kamay bago iyon masuyong hinalikan. Steph, gusto ko lang malaman mo na hindi ako magsasawang ligawan ka. Hindi ako mapapagod na puna ng pagmamahal at sayang espasyo ng puso mo na minsan ang pagmamayari ng ama ni Lucien. At higit sa lahat,
hindi-hindi ako magsasawang suyuin ka. Mahal na mahal kita, Steph. At hihintayin ko ang tamang araw na masasabi mo sa akin na mahal mo rin ako. Madamdaming wika ni Josh na nagpaiyak kay Stephanie, kung kaya't mabilis na niyakap niya si Josh ng mahigpit at napatingin kay Lucien sa sala na masayang naglalaro roon mag-isa. How time flies so fast. 3 years ago, magmula nung umalis siya sa mansyon ng mga Del Fuego matapos niyang pirmahan ang divorce paper nila ni Chris at umuwi sa malayong probinsya sa lugar ng ina niya, ay noon niya lang na lamang buntis siya. Muntik na nga siyang makuna noon. Mabuti na lamang at naagapan pa niya. Tinulungan siya ng mga kamag-anak niyang nag-OFW at siya ka pa lang niya nakilala nung malaman niya ang lugar ng ina niya at umuwi sa lugar na iyon. Pinagtapos siya ng mga ito sa kolehiyo habang buntis siya at pagkatapos ng ilang buwan mula sa pagpapanganak ay nag-umpisa naman siyang maghanap ng trabaho upang buhayin ang pinakamamahal na anak niyang si Lucien. Dahil hindi naman pang malakasan ang kursong kinuha niya ay sa mga mall sa tailored suits boutique na lang siya nag-apply bilang sales lady. Swerteng natanggap naman siya at nagtrabaho ng 1 year doon sa boutique ng mga tailored suits na pinagtatrabahuan niya at doon niya nga nakilala si Josh. Wala siyang maipintas rito. Gwapo ito. Gentleman. Businessman pa. Pag-iisipan na siguro niyang matagal na paniligaw nito sa kanya. Mabigat ang buntong hiningang pinakawala ni Chris matapos maglanding ang private plane niya sa NAIA. Sa wakas, pagkatapos ng ilang taon ay nasa Pilipinas na ulit siya. Pinuno niya muna ng preskong hangin sa Pilipinas ang loob ng kanyang dibdib bago marahang pumanaog. Gabi na ng mga oras na yon. Tumingin siya sa malayo at natatanaw naman agad ng kumakaway na kaibigan si Josh mula sa malayo malapit sa kotse nito. Nginitaan naman niya ang kaibigan at gumamit rin ng kaway rito habang papalapit sa kinaroroonan nito. 1 week din itong naglalagay sa bahay niya sa France. They did some catching up para sa ilang taon na wala na silang communication. Good thing na nagkausap rin sila nito ulit pagkatapos niyang muling buksan ang kanyang old email sa loob ng ilang taong hindi pa gamit niyon para makalimot na sa masalimuot niyang nakaraan. At iyon na nga, sa pagkakamustahan nila magkaibigan ay nalaman niya ritong may matagal na itong nililigawang babae. Personal secretary raw nito. Divorced na sa asawa at may anak na. Ngunit disenteng kumilos at magsalita. Hindi tulad ng iba kaya lakas tama raw ang kaibigan niyang si Josh rito. At iyon din ang isa sa dahilan kung bakit magbabakasyon muna siya sa Pilipinas. Gusto niyang makilala ang tanging babaeng nagpatino sa playboy niyang kaibigan. At yan din ang sinabi ni Josh sa kanya na ipapakilala siya nito sa babaeng iyon sa birthday nito mismo. Dude! Magkasabay na bati ni na Chris at Josh sa isa't isa, sabay bro fist at nagyakapan na pagkaway bahagyang nagtapikan sa likuran. At pagkatapos ay pumasok na sila sa loob ng kotse ni Josh at doon na nag-usap habang pinapaandar na nito ang sasakyan. Dude, ang tagal mong dumating, gago ka talaga. Kala ko hindi ka na matutuloy eh. Natatawang wika ni Josh kay Chris habang nagmamaneho na. Natawa na rin tuloy si Chris. Pwede ba yon? Pero siguraduhin mo lang na ipapakilala mo na sa akin yung sinasabi mong babaeng nagpatino sa'yo, ha? At nang masabihan ko din siya na sagutin ka na dahil nasa'yo na yata lahat eh. Nagkatawanan tuloy silang dalawa sa biro na yun ni Chris. Aba, oo naman. Kahit ngayon pa ipapakilala na kita sa kanya pagdating natin. And mind you, dude, ipinagluto ka niya ng paborito mong carbonara. Tila excited na bulalas ni Josh kay Chris, kaya napangiti na lang siya. Masaya siya para sa kaibigan. Bahala na yung love life niya ang bokya, basta wag lang sa mga matatalik niyang kaibigan. Masaya siya dahil nakatagpo na ang mga ito ng babaeng magmamahal sa mga ito. Si Jethro nga'y nandun na sa Holland at kasalukuyang nag-honeymoon kasamang asawa nito. E siya kaya? Kailan kaya siya ulit magkakaasawa? Napangiti na lang na mapait si Chris nang maisip niya yon. Tumawa na lang si Chris at nagbiro. Ipinagluto niya ako? Ang sweet niya ha? Uy gago, ako nag-utos niya sa kanya, huwag kang assuming. Nagkatawanan na lang silang dalawang magkaibigan at ipinagpatuloy na nila ang medyo mahaba pang biyahe. Mama, eat baby again, chocolate fountain! Tila excited na wika ni Lucien nang makita ulit ang chocolate fountain matapos itong kumain ng sandamakmak na chocolate fountain kanina. Natatakot siyang baka sasakit na ang tiyan or ngipin ito kakakain niyon. Lucien, no! Enough na anak, okay?
Your tummy and your teeth will get hurt if you eat too much chocolate. Naiintindihan mo ba si Mama? Pagpapaliwanag ni Stephanie sa tatlong taong gulang na paslit. Inosenteng tumingin naman ang abuhing mga mata nito sa kanya, sabay puppy eyes. Okay, Mama. Napangiti naman agad si Stephanie sa gwapo at cute na anak bago nagsalita. That's my boy. Rika niya at marahang ginulo ang malambot at maitim na buhok ng anak. Hello everyone! The birthday boy is here again with his best buddy in the world! Napangiting lalo si Stephanie nang marinig ang boses na iyon ni Josh, na inanunsyo iyon sa mga bisita na makabalik na ito mula sa pagsundo sa best friend nitong taga-France. Papalapit na ang mga ito sa loob ng mansyon kung saan siya naroon at si Lucien. Tanaw na rin niya ang pagngiti ni Josh sa kanya ng maluwag habang inaakbayan ang kaibigang sinasabi nito. Kaya nabaling ang tingin niya sa kasama nitong lalaki, na lean ang pangangatawan at halatang mistiso kahit gabi na. Anak, look oh! That's Tito Josh at ang friend niya! Nakangiting wika niya sa anak at muling pinaningkita ng mga mata ang kasama ni Josh. Tumakbo naman ang bata sa kinaroroonan ng dalawa. Ngunit hindi niya talaga masyadong naaaninag ang mukha ng lalaki. Dahil bukod sa medyo nakayuko ito, habang naglalakad, medyo malayo pa rin ito sa kinaroroonan niya. Hanggang sa palapit na ng palapit ang mga ito at medyo naaaninag na ni Stephanie ang mukha ng lalaki. Kung hindi lang timing na nag-ring ang phone niya kaya dali-dali niya itong sinagot nang makita ang tita Oliveria niya ang tumawag. Kaya mabilis siyang tumalikod at hindi na hinintay pa na tuluyang makalapit ang mga ito sa kanya. Matapos niya rin makita na tuluyan na ngang nakalapit ang anak niya kay Josh at sa matalik na kaibigang sinasabi nito. Aray dude, wrong timing, may katawag. Natatawang wika ni Josh kay Chris na wala sa sariling tinawanan niya lang dahil ang buong atensyon niya lang ay nasa maliit na batang paslit na excited na tumatakbo patungo sa direksyon nila ni Josh. Natawa na lang si Chris sa pagka-amuse sa batang lalaki. Tawang unti-unting napalis nang sa wakas ay makalapit na ito sa kanila at hinihingal na kumapit sa hita ni Josh habang nakakunot ang noong nakatitig sa mukha niya. At si Chris naman ang mga sandaling yon ay tila nahihipnotismong nakatitig lang ng matagal sa abuhing mga mata ng bata na katulad ng katulad din ng sa kanya. What a coincidence! We have the same eye color. Puna ni Chris sa isipan habang naging mas malikot pa ang mga matang pinakatitigang mabuti ang gwapo at mistisong paslit. Dude, by the way, this is Lucien, ay nag-iisang anak ng babaeng sinasabi ko sa'yo. Pukaw ni Josh sa atensyon ni Chris. Tila natauhan naman siya kaagad at mabilis na tumikim bagong nginitian ang bata. Oh, hi champ! My name is Christopher Lance. Lance for short. How are you? Magiliw na tanong ni Chris sa paslit na salubong pa rin ang mga kilay na tiningnan siya bago nagsalita. Mama said I should not talk to strangers. Pahinto-hinto pang wika ng paslit na mas lalong nagpapadagdag ng kakita nito sa paningin ni Chris. Oh, is that so? But I already told you my name. Naaaliw at nakangiting saad ni Chris sa paslit. Tansya niya ay nasa mga tatlo o apat na taong gulang na ito. Hindi rin niya napigilan ng sariling guluhin ang malambot at maputing buhok nito. Dude, favor. Pwede bang dito lang muna si Lucien sa'yo? Hahanapin ko lang muna ang matandang mama nitong si Lucien. Iche-check ko lang kung all set na ba yung carbonara and mac and cheese na pinahanda ko sa kanya. Lucien, dito ka muna kay Tito Chris mo, okay? Babalik din kami ng mama mo dito. Paalam ni Josh na mabilis na magsinang-ayunan ni Chris at marahang tinanguan ni Lucien. Sure dude, no problem. Wika ni Chris at umalis na nga si Josh. Naiwan na lang siya nakasama ang cute na si Lucien habang matulis pa rin ang usong nakatingin sa kanya at tumingin sa ibang direksyon. Ang direksyon ng chocolate fountain. Tila naman may nagting sa isipan ni Chris at nakahanap na sa wakas ang pagkakataong maging kaibigan ang cute na batang lalaki. Unti-unting nilabas ni Chris ang kanyang dila at tila batang pinagsalikop ang mga palad habang nakatingin sa chocolate fountain sabay impit na sumigaw ng Chocolate Fountain! Bigla namang nagkorting puso ang abuhing mga mata ni Lucien nang makita siyang umakto ng ganon kaya tila excited na gumaya din ito sa action niya. At impit rin sumigaw ng Chocolate Fountain! My favorite! Yum, yum! Bulalas pa ni Lucien at dinilaan ang mga labi. Napangiti namang lalo si Chris.
at walang pakialam sa paligid kahit pinagtitinginan na siya ng mga tao. Ngunit ang iba na may humahanga sa kanya dahil cute daw siyang ama ng bata. Natawa na lang si Chris sa narinig na bulong ang iyon ng mga tao. Ipinagpatuloy lang niya ang jamming nila ni Lucien. My favorite too! Yum, yum! Panggagaya pa ni Chris sa bata at biglang iniluhod ang isang tuhod sa ibaba at ang isa naman ay nakalevel lang sa kanyang dibdib at nag-pose na parang Superman bago nangiti ng maluwag na tiningnan ng paslit bago nagsalita. Come on, Spider-Man! Let's go get the chocolate fountain! Nanlaki naman bigla mga mata ni Lucien bago mabilis na tumangutango at tumugon sa kanya ng malakas. Okay, Superman! Let's go get it! Sigaw ng bata at humagikik na sumampa sa likuran ni Chris na agad namang inalalaya ng isang braso niya. At iyon lang ang hinihintay ni Chris bago tumakbo at tumatawang tumakbo papunta sa chocolate fountain na yon. Ilang minuto na ang lumipas pero hindi pa rin bumabalik si na Josh at ang sinasabi nitong babae na siyang ina ni Lucien. Pangiti-ngiti kay Chris si Lucien habang enjoy na enjoy sa kinakain nitong chocolate. Nakakandong pa ito sa kanya habang nakaupo si Chris sa isa sa mga bench malapit sa nangingislap na pool area ni na Josh. At habang kumakain ang bata ay nangingiti-ngiti siyang pinagmasda ng inosenteng kilos at mukha nito. Hanggang sa dumapo ang mga mata ni Chris sa likuran ng ulo ni Lucien na nakapagpakunot ng noon niya. Rashes bang nakikita niya sa likod ng ulo ng bata? Hindi iyon masyadong halata kasi maliit lang ang natatabunan ng buhok nito. Ngunit para sa katulad niyang nanggaling na rin sa ganoon ay hindi maiwasang ang kabahan ni Chris. Kasabay ng pagtatanda niya sa sinabi ng family doctor nila. These are the symptoms, Chris. Headache, fatigue, and weakness. Shortness of breath. Itchy skin rashes. Body sweat at night. Hunger, depression, nausea, weight loss, bone and joint pain, frequent infections, swelling of the throat, lower abdominal discomfort, frequent fever, gum swelling. A small cut in the body causes a lot of bleeding, chest palpitations, and last but not the least, Chris, the paling of a person's face. Kinakabahang tinitigan ni Chris si Lucien at hinaplos ng marahan ang buhok nito. Huwag naman sana, naisip niya. Siguro ay nag-overthink lang siya. Ngunit hindi naman maiwasan ni Chris na suriin ng mabuti ang mukha ng bata. At ewan kung nag-overthink lang ba talaga si Chris o ano. Pero parang hindi normal ang kaputian sa mukha ng bata. Parang maputla talaga ito. Mabilis na umiling-iling si Chris upang matanggal ang mga negatibong pag-iisip niya. Pagkuway dahan-dahang tumayo na lang siya. Habang buhat-buhat pa rin ang batang paslet. At akmang aalis na sila sa lugar na yon para isoli na si Lucien sa ina nito. Ngunit agad na lang napahinto si Chris at napaupo ulit sa bench kasama ang bata nang bigla siyang makaramdam ng matinding pagsakit ng ulo. Ayun na naman, umaatake na naman ang papansing sakit ng ulo na yon. Sobra pa namang sakit yon. Ah! Aray! Impit na daing ni Chris na halatang nagpapaalala kay Lucien dahil mabilis na nahawakan ng bata ang mukha niya. Pagkuha ni nagtanong, Hey, Tita Chris, are you alright? Inosenteng wika ng bata at namumungay ang mga matang tinitigan siyang mabuti. Tila magic namang biglang nawala ang sakit sa ulo ni Chris dahil doon. Lalo na nung biglang ngumiti ng pagkatamis-tamis si Lucien sa kanya at biglang kinintala ng halik ang buong mukha niya. Sa isang iglap ay parang hinaplos ng mainit na palad ang puso ni Chris sa ginawa ni Lucien na para bang may mahika ang bata na nagpainit ng buong sistema niya at bigla iyong lumakas. There, Tita Chris! Feeling better now? Nakangiti at inosente pa nitong tanong kay Chris na mas lalo pang nagpagaan ang loob niya rito. The truth was, he dreamed to have a kid of his own back then. Pero nawasak ang pangarap niyang yun pag edad niya ng 15 anyos. Napabuntong hininga na lang si Chris at hinalikan din ang bata sa noo at ulo niya bago niyakap ng mahigpit. Magkikita pa naman tayo ulit, diba? Puno ng pag-asang tanong ni Chris sa bata na tila ba mature na ang kausap niya. Ngunit mabilis na sumagot naman agad ang bata habang paulit-ulit na tumatango at nakahawak pa sa magkabilang pisngi niya. Opo, promise ko po magkikita ulit tayo, Tito Chris. Thank you so much po for making me happy tonight with you. Halata ang sobrang kasiyahan sa gwapong mukha nito nang sabihin iyon sa kanya
At saka siya muling niyakap sa mga maliliit na braso nito. At ewan ba niya? Ngunit parang gusto mapaiyak ni Chris sa eksena nilang iyon ni Lucien. At hindi niya alam kung bakit. Kaya niyakap na lang rin niya ito ng mahigpit at pinagahalikan sa ulo nito. Kailan kaya ulit tayong magkikita kung ganun? Excited na tanong ni Chris sa bata. Tomorrow, dito pa rin sa bahay ni Tito Josh. Yay! Energetic at sobrang sayang bulalas ng bata. Kaya napasabi na rin si Chris ng yay kasama si Lucien. Dude, kanina pa kita hinahanap. Tara, kumain na. Sa akin na si Lucien dahil uuwi na raw sila ng mama niya, may emergency eh. Bad timing talaga sanang pag-meet niyo tonight. Tila dismayadong weekend ni Josh kay Chris na ikinatawa naman ang mahina ni Chris. Nako, okay lang dude. Some other time na lang. Besides, mas nag-enjoy ako sa company ng bata. Ano champ, bukas ulit. Tumatawang wika ni Chris kay Lucien na nagpatawa naman agad kay Josh at nagpataas bigla ng dalawang braso ni Lucien sa ibabaw at sumigaw. Bukas ulit! Natatawa na lang si Josh at marahan ang kinuha si Lucien mula sa pagkakakarga ni Chris. Pagkuway bumuntong hininga si Chris nang mabigay na si Lucien kay Josh at malungkot na nag-wave ng kamay nito. Ngunit nang laki na bigla ang mga mata ni Chris sa hindi inaasahang response ng bata sa pag-wave niya. Sumaludo ito sa kanya at kumindat pa. Isang bagay na paboritong gawin niya din noong bata pa siya. Zop! Bati ni Josh kay Chris nang sa wakas ay makabalik na si Josh sa bench na kinauupuan ni Chris. Zop, natid mo na? Tanong ni Chris sa kaibigan at pinaalis na sa isipan ang malaking pagkapareho nila ni Lucien sa personalities at physical assets na to. Coincidence lang lahat, period. Yep, so kamusta ang bonding niyo ni Lucien kanina? Masayang tanong ni Josh kay Chris. Iniinom muna ni Chris ang alak sa kanyang wine glass bago sumagot ng may ngiti sa mga labi. That kid is cool. Gusto ko siyang makabonding araw-araw. Napatawa naman si Josh ng mahina sa kasiyahang nakalarawan sa mukha ni Chris. Niminsan na hindi niya na nakita ang ganoong kasiyahan sa mga mata nito magmula nang tumuntong ito sa edad na 15 anyos. Ngayon lang bumalik ang sigla at kislap sa mga mata ng kaibigan niya. At dati pa niyang alam na mahilig sa mga bata si Chris. Kaya sino naman siya upang wakasan ang kasiyahang yon? Tinapik niya ng marahan si Chris sa balikat sabay sabing, "Huwag kang mag-alala, dude. Akong bahala. Simula bukas, magkikita na kayo ni Lucien araw-araw." Ah, salamat, dude. Taos-pusong pasasalamat ni Chris sa matalik na kaibigan. Ano ka ba? Maliit na bagay lang yon. Wika naman ni Josh kay Chris at nakipag-cheers rito. Sabay nilang sinaed ang laman ng wine glass nila pagkatapos. You know, dude, I really, really love her. Tila naiiyak na wika ni Josh sa kaibigan. Naaawa siya rito. Tinapik-tapik lang niya ng marahan ang balikat ni Josh at nagsalita. Then push your luck, dude. Kaya mo yan. Konting panliligaw pa. Sasagutin ka na din ang babaeng yan. Iparamdam mo sa kanya na karapat dapat kang bigyan ng tsansa na ipakita kung gaano mo siya kamahal at kung gaano ka kamapagkakatiwalaan. So why don't you ask her out on a date tomorrow? Set aside those works. Makakapaghanta yun. Ang matamis niyang oo, ang hindi. So ask her out on a date tomorrow and leave Lucien with me. Nakangiting suwestiyon ni Chris kay Josh na nooy na pangiti na rin sa sinabi niya bago tumango. Tama. Okay, dude, I'll do that. Masayang pagsang-ayon ni Josh kay Chris at nakipag-toast pa sa kanya. Josh, sure ka ba na mapagkakatiwalaan ang best friend mo yon? Nag-aalala lang tanong ni Stephanie sa lalaki at bumuntong hininga. Kagabi, nagka-problema siya sa tita niya dahil uuwi na raw ito ng Pilipinas at walang perang pauwi. Walang perang naipon, kakapadala lagi sa pamilya nito sa Pilipinas. Na kung makawaldas ang pera ay parang mga mayayaman. Tuloy ang kawawa ang tita niya. Pinalayas ng agaran ng amo kaya sa kanya humiram ng pera. Ayun, hindi na ituloy ang pakikipag-celebrate niya ng birthday ni Josh kagabi kasi umuwi na siya at nagpadala ng pera sa tiyahin niyang iyon na isa sa mga tumulong sa kanya upang makagraduate siya dati. Unang problema niya yung kagabi. Nag-aalala kasi siya rito. At ngayon naman, nag-aalala siya para sa anak niyang si Lucien. Hindi niya alam kung mapagkakatiwalaan ba ang kaibigan ni Josh o hindi. Nagbonding naman na daw ang dalawa kagabi. At si Lucien naman. Pagbanggit ni Josh ng pangalang Lance rito kanina nang sabihin niya ito na magdi-date sila, ay biglang sumigla ang mood ng anak niya.
Hindi na nga ito magkanda o gaga sa pagdala ng mga laruan nito. Inuna itong hinatid ni Josh sa kaibigan nito bago sila nag-date. Masuyong umiti lang si Josh sa kanya at hinawakan ng isang palad niya upang makapag-relax siya. Kumalma ka, Steph. Pag sinabi kong mapagkakatiwalaan si Dude Lance, mapagkakatiwalaan talaga siya. So for now, focus on our day-to-day, okay? I promise you, this will be memorable. Wika ni Josh kay Stephanie, kaya pabuntong hiningang tumangon na lang siya. Isa sa dahilan kung bakit siya pumayag sa date na sinasabi ni Josh ay dahil gusto niyang bumawi rito dahil wala siya the whole night sa birthday nito kagabi. Kaya babawi siya. At isa rin sa dahilan ay gusto niya itong makitaan ng mas malalim na sinseridad sa kanya. Naaawa na rin siya kay Josh sa totoo lang. Wala rin naman sigurong masama kung susubukan niyang buksan ang puso niya rito. Ang ganda talaga dito, no? Nakangiting wika ni Stephanie kay Josh at napatingin rin naman ito sa sunset ng malilabi. Yes, sobra. Mahinang wika ni Josh at masuyong tiningnan si Stephanie at nagpatuloy sa pagsasalita. Pero alam mo kung anong mas maganda? Ang mapakinggan ko, ang napakatamis mong oo. Masuyong umiti rin naman si Stephanie kay Josh bago pabuntong hiningang sumagot. Kung ganun, edi sige. Sinasagot na kita, Josh. Napasingap naman si Josh sa narinig. Halatang hindi inaasahan na sasagutin na siya ni Stephanie. Talaga, Steph? Naninigurong tanong ni Josh na nagpatango ng marahan kay Stephanie. Oo, Josh. Susubukan ko to. Susubukan natin to. Sagot ni Stephanie. Napatulo naman ang mga luha ni Josh sa kanyang sagot bago siya niyakap ng mahigpit. Sige, susubukan natin to. At ipinapangako ko sa'yo, hindi-hindi ka magsisisi na sinagot mo na ako, Steph. I love you so much. Napatulo na rin ang mga luha sa mga mata ni Stephanie dahil bakit ang hirap para sa kanya na bigkasin muli ang mga katagang yon kahit lumipas na ang mga panahon. Samantala, sa bahay ni Josh ay masayang naglalaro si na Chris at Lucien buong maghapon. Naghahabulan sila, nagtataguan, at naglalaro-laro sa mga big cars at airplanes ito. Hanggang sa napakunot noon na lamang si Lucien nang biglang nakita niya na tila hinahabol na ang bata ng hininga nito habang nakatayo hindi kalayuan sa kanya. Kaya mabilis pa sa alas 4 ang tinakbo niya ito. Ngunit tila huli na ang lahat dahil bago pa siya makalapit kay Lucien ay unti-unti na itong nawala ng malay. Mabilis na isinugod ni Chris sa ospital si Lucien at tila wala siya sa sariling tinawagan ng paulit-ulit ang number ni Josh hanggang sa makontakt niya na ito. Kaya habang pinagtutulungan pa ng mga doktor na pagalingin si Lucien ay pumunta muna si Chris sa chapel ng ospital at doon taimtim na nagdasal. Hindi siya pala dasal na tao, ni hindi nga rin siya pala simba. Hindi na siya naniniwala sa Diyos magmula nung namatay ang kanyang kapatid sa sakit nito hanggang sa nagpatuloy sa kanya. Pero sa mga oras na yon, handa siyang umusal ng panalangin kahit dumapa pa siya sa harap ng Diyos at humalik sa paanan nito na hindi niya na kailanman nagagawang muli. Kaya niyang gawin ang lahat ng yon, alang-alang sa kaligtasan ng mga bata. Mahal na mahal niya si Lucien. Ewan niya nga kung bakit, pero basta mahal na mahal niya ito. Lumulukso ang dugo niya pag nakakita niya ang bata at nakakausap. Kaya ipinapanalangin na magiging maayos na ang lahat rito at magising na muli ito. Sa kabilang banda naman ay umiiyak at nagmamadaling pumasok sina Stephanie at Josh sa nurse's station. Nurse, Lucien Ignacio! Kinakabahan at punong-puno ng masaganang luha ang mga mata ni Stephanie nang itanong iyon. Nasa emergency room po, ma'am. Mabilis namang sagot ng nurse. Mabilis naman ang hakbang na tumakbo si Stephanie sa emergency room ng ospital. Habang humahagulgol. At nang makita na nga niya ang kanyang anak ay tila gusto nang bumigay ng mga tuhod niya nang makita ng pinagtutulungang ipump ng doktor at mga nurse ang walang malay na si Lucien. Naramdaman naman niyang may biglang yumakap sa kanya at nang mapagtantong si Josh iyon ay mabilis na niyakap rin niya ito ng mahigpit at mas lalong humagulgol sa loob ng mga braso nito. Tatagan mo ang loob mo, Steph. Walang mangyayaring masama kay Lucien. Magdasal tayo. Marahang wika ni Josh sa kanya at pinakalma siya. Lumipas ang isang oras at ilang minutong pag-aantay ni na Steph at Josh sa labas ng emergency room ay bumukas na sa wakas ang pintong iyon. Kaya mabilis na napatayo si na Stephanie at Josh nang lumabas mula roon ang doktor na nag-asikaso kay Lucien. Doc, kamusta na pong anak ko?
Kinakabahan at natatakot na tanong ni Stephanie sa doktor. Pabuntong hiningang tinanggal naman nito ang suot na face mask bago nagsalita. Ma'am, hindi mo ba napapansin ang mga symptoms sa katawan ng anak mo dulot ng kanyang sakit? Tila tinakasan ng dugo sa mukha si Stephanie sa narinig. Ano po ulit ang sinabi niyo, Doc? Symptoms ng kanyang sakit? Muli bumuntong hininga ang doktor bago sumagot. Oo ma'am, symptoms. Mga symptoms ng sakit niyang blood cancer. Napanganga naman agad si Stephanie sa kanyang narinig at tila naman hid ang buong katawan niya sa sinabi ng doktor. May cancer si Lucien? May cancer ang anak ko? Papiyaw niyang tanong sa doktor habang nagiinit na naman ang sulok ng kanyang mga mata. Opo ma'am, may cancer ang anak mo sa dugo at kailangan niya nang maoperahan sa lalong madaling panahon bago pa lumala ang sakit niya. Wika naman ng doktor. Hindi na nakapagsalita pa si Stephanie. Ooperahan ang anak niya? Makakasurvive kaya ang bata? Doc, magkano pong kakailanganin sa operation? Si Josh ang naglakas ng loob na itanong yun. Millions? Yan ang kakailanganin sa operasyon ng bata. Sagot naman ng doktor. Gawin niyo lahat, Doc. Mahina ngunit madiin na wika ni Stephanie na blankong nakatingin sa emergency room kung saan naroon ang anak. Nagpatuloy siya habang hinahawakan ng doktor at unti-unting lumuhod sa harapan nito. Gawin niyo pong lahat. Mabuhay lang ang anak ko. Nangihina at humihikbing pagpapakaawa ni Stephanie. Use my money, Steph. Wika ni Josh kay Stephanie na mabilis namang inilingan niya. Wag, Josh. Ano na lang ang iisipin ng mga tao? Na pagkatapos kitang sagutin ay huhutatan na naman kita ng pera. Ano na lang ang iisipin ng mga magulang mo niyan? Pag-i-explain ni Stephanie. Sumagot si Josh. But Steph, hindi na importante yan sa ngayon. Importante pa rin sa akin yan. Pasensya ka na, Josh. Pero hindi ko magagamit yung pera mo. Manghihiram na lang muna ako sa kaibigan ko. Pagraraso ni Stephanie. Sinong kaibigan naman? Usisa ni Josh. Si Christoph. Yung kaibigan kong nagpapautang at malaking interes. Pero okay na din yon. At least sigurado ako makakautang ako sa kanya ng impromptu ngayon. Unti-untiin ko na lang ang pagbabayad. Kung kinakailangan habang buhay ako magtatrabaho samantalang humahanap ng rakat para mabayaran ko lang siya, gagawin ko. Baligtas lang ang buhay ng anak ko. Wika ni Steph at tumutulo ang luhang masuyong hinalikan ang nakadextrose na ngayong mga kamay ng paslit pa niyang anak. Naririnig naman niyang bumuntong hininga ng malalim si Josh bago siya sinang-ayunan. Sige Steph, ikaw ang bahala. Susuportahan ko ang desisyon mo lagi. Pilit na ngiti naman ang isinukli ni Steph sa sinabi ni Josh bago marahang kinuha ang cellphone niya mula sa kanyang bag at humbukot ng isang malalim na hininga bago hinanap ang numero ni Christoph mula sa kanyang contacts habang ang kanyang mga luhay namumuo sa kanyang mga mata. Pagkuway sa nalalabong paningin ay mabilis niyang denial ang numerong napindot pero hindi niya namamalayan na imbes ang numero ni Christoph ang kanyang napindot ay ang kasunod pala na pangalan ni Christoph ang napindot niya. Nang sagutin na nito ang tawag ay hindi niya nahinintay na mag-hello pa ang nasa kabilang linya. Hello, Beth. Pasensya ka na kung sa iyo ako tumawag ha. Kailangan ko kasi ng tulong mo ngayong araw mismo. Nasa ospital kasi si Lucien at may sakit siya. Kailangan niya ng operahan sa lalong madaling panahon. Kung hindi, lalala daw ang sakit niyang blood cancer. Kaya kung pwede sana, pautangin mo ako ng 5 million. Alam kong malaking pera to pero promise, Beth, babayaran ko talaga. Ipinapangako ko yan. Mabilis na kumunot naman ang noon ni Stephanie nang makarinig ng message notification mula sa phone niya. At pagtingin niya sa message na yon ay bigla niya nang nahigit ang hininga sa nabasa. May nakatransfer na $5 million sa bank account niya. Muli napasinghap siya. Baka naman nagkamali lang si Christoph. Pesos lang ang inutang niya, hindi dollars. Mabilis na bumalik siya sa pakikipag-usap sa kabilang linya. Hello, be? Bakit $5 million ang transfer mo sa bank account ko? 5 million pesos lang kailangan ko, be. Hindi naman $5 million. The last time I check, hindi be ang tawag mo sa akin dati. It's Chris. Doon na tila nagkabuhol-buhol ang hininga ni Stephanie
nang marinig ang napakapamilyar na boses lalaki sa kabilang linya. At tila nanlamig ang buong katawan niya nang tila echo na bumabalik-balik ang buong sinabi ng kausap niya sa kabilang linya. The last time I check, hindi ba ang tawag mo sa akin dati. It's Chris. Paulit-ulit yung nag-echo sa pandinig niya. Hanggang sa tila naubusan na siya ng dugo. Nang biglang bumukas ang pinto ng hospital room ni Lucien at iniluwa roon ang lalaking siya palang may-ari ng pera at ang lalaking ayaw na ayaw niya nang makita. Si Christopher Lance Del Fuego, ang dating malupit na asawa niya. Stephanie. Marahang bigkas ni Chris sa pangalan niya. Chris. Marahang bigkas rin ni Stephanie sa pangalan ni Chris. Pagkaway biglang umiti si Chris kay Stephanie at nagsalita. Kamusta ka na? Dati kong asawa. Pinahiran ni Chris ang luha sa kanyang mga mata at mabilis na tumayo. Nagpapasalamat siya sa Diyos at ligtas na si Lucien, ang mahal niyang si Lucien. Nalaman niya iyon dahil tinext ni Josh na kasalukuyang naka-admit na ang bata. Ngunit kailangan na raw itong maoperahan sa lalong madaling panahon, kaya willing siyang magbigay ng kahit 1 billion pa mailigtas lang ang bata. Willing din siyang dalhin ito sa magaganda at prestigyosong mga ospital sa France, pero yun ay kung papayag ang ina ng bata. Kaya papunta na siya sa room ng bata na tinext ni Josh sa kanya upang subukang kausapin ang ina ni Lucien. Ngunit hindi pa man siya nakakahakbang paalis ng chapel, ay nag-ring na bigla ang phone niya, kaya mabilis na tiningnan niya sa screen kung sino ang tumatawag para manlaki ang mga mata sa nakitang pangalan sa screen. Stephanie Del Fuego. Yun ang pangalang nakaregister sa phone niya at 3 years na iyong ganon. Hindi rin niya pinalitan ang SIM card niya sa pag-asang baka makakausap pa niya itong muli at maghingi ng tawad dito sa lahat ng mga kasalanan niya. At iyon na nga ang sandaling matagal niya ng pinangarap na mangyari. Pero bakit kaya ito tumatawag after 3 years? It's a good thing na naroon pa rin ang phone number niya sa contact list nito. O memorize pa rin itong number niya. Kamusta na kaya ito? Nakangiting pinindot ni Chris ang answer button at akmang mag-hello na ito, ngunit agad na nagsalita ang dating asawa sa kabilang linya at sunod-sunod pa. Hello, be. Pasensya ka na kung tumawag ako sa'yo, ha? Kailangan ko kasi ng tulong mo ngayong araw mismo. Nasa ospital si Lucien at may sakit siya. Kailangan niya ng operahan sa lalong madaling panahon. Kung hindi, lalala daw ang sakit niyang blood cancer. Kaya kung pwede sanang pautangin mo ako ng 5 million. Unti-unting namilog ang mga mata ni Chris sa matinding pagkakulat. Binibiro lang ba siya ng pandinig niya? O sadyang ang Lucien na tinutukoy nito at ang Lucien na kilala niya ay iisa? Ngunit mamaya niya na aalamin yun, magta-transfer na muna siya ng pera sa lumang bank account nito na nakakonect sa number na ginagamit pa rin ito hanggang sa ngayon. At habang ginagawa iyon, ay pabilis naman ang tahip ng dibdib niya na singbilis ang mga hakbang niya papunta sa kwarto ni Lucien. At doon mismo sa maliit na see-through window sa pintuan ng kwarto ni Lucien, ay kitang-kita ni Chris kung paanong gulat na gulat si Stephanie sa transfer niyang pera at kung paano ito muling nagsalita sa kabilang linya. Hello, be. Bakit $5 million ang transfer mo sa bangko? 5 million pesos lang naman sana ang huhiramin ko. Hindi niya na pinatapos si Stephanie sa gusto nitong sabihin. The last time I checked, hindi be ang tawag mo sa akin dati. It's Chris. Nakangiting wika ni Chris sa kabilang linya, dahilan upang malaglag ang panga ni Stephanie sa narinig. Mas lalo lamang napangiti si Chris at humugot ng maraming hangin sa loob ng kanyang dibdib bago marahang binuksan ang pintuan ng kwarto ni Lucien. Stephanie. Marahang bigkas ni Chris sa pangalan ng dating asawa na sa totoo lang ay nagustuhan at minahal niya man niyan talaga. Chris. Marahang bigkas rin ni Stephanie sa pangalan niya at ramdam niya ang pait at sakit sa pagkakabigas nito sa pangalan niya. Pero hindi niya nalang pinansin iyon at ngumiti na lang kay Stephanie bago nagsalita. Kamusta ka na, dati kong asawa? Daig pa ni Stephanie ang kumakain ng ampalaya ng mga sandaling yon. Sobrang pait ang nararamdaman niya habang nakatingin lang kay Chris at hindi malang magawang kumilos sa kinatatayuan dahil sa tanong nito. Dating asawa raw. Napalitan ng inis at galit ang pagkagulat at pait na nararamdaman ni Stephanie sa mga oras na yon. Habang si Josh naman ay nakasalubong ang mga kilay na tinitingnan silang dalawa ni Chris ng paulit-ulit sa isa't isa. Dude,
Ikaw ang dating asawa ni Steph? Tila gulat at tila nanlulumong tanong ni Josh sa kaibigan. Tumikim naman muna si Chris bago sumagot ng mahina. Pasensya ka na, dude, pero oo. Anong kinagawa mo dito, Chris? Lakas loob na tanong naman ni Steph at pilit pinatatatag ang boses. Ngunit ang totoo ay nanginig na ang buong kalamnan niya sa kaba. Dahan-dahan namang tumingin si Chris sa natutulog na si Lucien at may masuyong ngiti sa mga labing sumagot. Visiting Lucien? Wala kang karapatang bisitahin siya, Chris. Kaya umalis ka na. Matigas na wika ni Stephanie sa dating asawa at pigil na pigil ang sariling sampalin nito ng kaliwat kanan. Nagpupuyos pa rin sa galit at tampo ang puso niya rito. Bakit naman wala akong karapatan sa kanya? Kaibigan niya ako, Stephanie. Kaibigan ko siya. Mahinahong wika ni Chris kay Stephanie. Kung alam ko lang na ikaw ang kaibigan ng aking anak, ay sana mabilis na akong napalayo sa'yo. Mariing sabi ni Stephanie. Bakit? Ayaw mo magkadikit kami? Sabihin mo sa akin, Steph. May nahon pa rin tanong ni Chris sa kanya. Sagot naman siya. Dahil ayoko mahawaan siya ng kasamaan mong taglay. Paimpit na bulyo ni Stephanie kay Chris. Pero hindi mo ba naisip, Steph, na ang kasamaang taglay ko ay maaaring dumaloy sa buong pagkataon niya sa unang segundo pa lang na pinagbuntis mo siya? Tila nagahamon na tanong ni Chris kay Stephanie na ikinasinghap niya ng malakas. Anong ibig mong sabihin? Napapalunok na tanong ni Stephanie. Bigla namang sumungaw ang mga butil na luha mula sa mga mata ni Chris bago garalgan na nagsalita. Stephanie, ako ang ama niya, hindi ba? Naninikip ang dibdib ni Stephanie. Hindi na yata siya makahinga sa narinig na tanong mula kay Chris. And there's no point of denying anyway. At ang pinakaayaw niya sa lahat ay ang magsinungaling. Kaya mabilis na rin namalisbis ang masaganang luha sa mga mata ni Stephanie na kanina pa niya pinipigilan pagkakita niya rito. Ano naman ngayon kung ikaw ang ama niya? Parang piniga ng 100 beses ang puso ni Stephanie nang itanong niya yon kay Chris. Kay Chris na sobrang lupit sa kanya noon. Kay Chris na walang ibang ginawa kung hindi paasahin at saktan siya ng paulit-ulit. Kung ako nga ang ama niya, pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataong magpakaama sa kanya? Kahit ngayon lang na nagpapagaling siya sa sakit niya. Tumutulaw ang mga luhang tanong ni Chris sa kanya ng mga sandaling yon ay unti-unti nang lumapit kay Stephanie bago dahang-dahang lumuhod sa harap niya. Patawarin mo ako, Stephanie. Inaako ko na ang lahat ng maling nagawa ko sa'yo noon. Sampalin mo ako, okay lang. Deserve ko yan. Saksakin mo ako, okay lang din. Pero pwede ba na huwag mo akong tuluyang patayin? Dahil gustong-gusto ko lang makasama ang anak ko, kahit sa maikling panahon man lang. Humahagulgol ang paimpit na pagmamakaawa ni Chris kay Stephanie na ikinatulo rin ang sunod-sunod ng mga luha sa mga mata niya. Masakit, oo. Mahirap magpatawa, oo. Pero hindi ba mas mahirap na may kinikim-kim kang galit at sama ng loob sa kapwa sa matagal na panahon? Kitang-kita niya naman ang sinseridad sa paghingi ni Chris ng tawad sa kanya. Kitang-kita niya rin na may pagbabago na ito. Hindi na ito pala sigaw at laging nagsusungit. Kalmado na ang Chris na muli niyang nakita pagkatapos ng 3 taon. Siguro na may karapat dapat ito sa kapatawaran niya. Dahil ang Diyos nga'y marunong magpatawad. Siya pa kaya na anak ng Diyos? Unti-unting sumilay ang ngiti sa mga labi ni Stephanie bago marahang pinatayo si Chris. Tama na, Chris. Okay nang lahat, pinapatawad na kita. Wika ni Stephanie kay Chris na mas lalong nagpatulo sa mga luha nito bago siya marahang kinabig sa katawan nito at niyakap siya ng mahigpit. And there at the very moment, she unexpectedly felt that longing feeling again to be hugged by him. Pero pilit na pinalis niya iyon sa kaisipan at puso niya. Kasintahan niya na si Josh. Karapat dapat lang na si Josh na ang pag-uukulan niya ng pansin, hindi ba? Hindi ang damdaming muling naramdaman niya kay Chris. At isa pa, ang mahalaga ay nagkabati na sila at susunod naman roon ay ang pagpapa-opera nila sa kanilang anak na si Lucien. At ang co-parenting na mangyayari sa kanilang dalawa ni Chris alang-alang sa fast recovery ni Lucien.
At sigurado siyang pag nalaman ng bata na ama nito si Chris, ay labis-labis na matutuwa itong pagkagising nito mamaya. Ang sweet naman. Baka nakakalimutan yung maisang audience kayong gising dito. Ang best friend at ang boyfriend ng mga taong nagkapatawaran na sa loob ng silid na to. Binigyang diin pa ni Josh ang mga salitang best friend at boyfriend at nginitian silang pareho. Kaya kapwa kumalas sila sa mahigpit na yakap sa isa't isa at simpleng ginulumunan ni Chris ang buhok ni Steph bago sila nginitian pareho ni Josh at masiglang nagsalita. So kayo na? Tumawa naman si Josh bago nilapitan si Stephanie at inakbayan. Oo dude, kanina pa. Salamat sa advice mo ha. Nako, wala yun. Congrats sa inyo, dude. Steph, congrats. Wika naman ni Chris sa kanya at bahagya siyang tinanguan na may ngiti pa sa mga labi. Ngunit ewan ba niya? May pakiramdam siya na tila ba hindi bukal sa loob ang pag-congratulate ni Chris sa kanila ni Josh dahil sa tila pilit ng ngiti nito sa kanilang dalawa bago binalingan ang natutulog na si Lucien. Umupo pa sa gilid ng higaan ng bata at hinawakan ang kamay nito. Napangiti naman si Stephanie, lalo noong masuyong hinalikan ni Chris ang noon ni Lucien at marahang sinuyod ng mga kamay ang malambot na buhok ng bata na nagmana kay Chris, lalo na ang mga abuhing mga mata nito. At naisip ni Stephanie, ano kayang pakiramdam kung magpapakaama na kay Lucien ang tulad ni Chris? Heto pa champ! Say ah! Masigla at magiliw na pagpapakain ni Chris sa kanilang anak na si Lucien habang nasa hospital bed pa rin ito at nagpapagaling. Tapos nang operahan si Lucien, kaya ng mga sandaling yon, nagre-recover na ito paunti-unti. Ah! Masigla at tatawa-tawa rin pagaya ni Lucien sa amang si Chris. Pagkuway nagkatawanan silang tatlo nang sinubuan rin ni Lucien si Chris ng gabundok na kanin sa kutsara nito. Alam pala ni Lucien na si Chris ang ama nito. Sinabi na agad nilang dalawa iyon pagkagising ni Lucien 2 weeks ago. The same day na nagkapatawaran na sila ni Chris. Kaya as expected, masayang-masayang bata sa nalaman at tila ayaw nang mawala ang ama sa paningin nito kahit isang segundo. Dikit na dikit talaga ang dalawa. Kaya na-amuse talaga at naiiyak si Stephanie kapag ganun ang eksena ng mag-ama. Matagal nang nangugulila si Lucien sa pagmamahal ng isang ama. Hinahanap nito iyon kay Josh, pero ramdam niya na parang nakukulangan ng bata. Na para bang hindi pa sapat ang pagmamahal at atensyon na ibinibigay rin ni Josh rito. Nakita naman niya na sinusubukan talaga ni Josh, pero parang nakukulangan pa rin ang anak niya. Pero kay Chris ay tila kompletong-kompleto na ang anak niya. Noon na may biglang nag-ring ang cellphone ni Stephanie. Napatikim naman siya na makita si Josh ang tumatawag. Nag-excuse muna siya kay Lucien at kay Chris na sasagutin muna niya ang tawag bago lumabas ng kwarto. Ewan ba niya? Para ba kasing naaasiwa siya kapag nandyan sa paligid si Chris at nag-uusap sila ni Josh? Para kasing sinasadya ni Josh na palambingin ang boses nito kapag mag-ausap sila sa phone at pag alam nitong naroon din si Chris. Kaya mula noon ay lumalabas na siya bago sagutin ang tawag ni Josh. Naging madalas pa naman ang pagtawag nito sa kanya dahil nasa business trip ito sa Korea. Hello, Josh? Mahina ang sagot ni Stephanie sa kasintahan. Tangina, ba't ang tagal mo makasagot? Mabilis naman na napasinghap si Stephanie sa halatang galit na bulyon ni Josh sa kanya. First time pang nangyari yon na binulyawan siya nito. Napakurap-kurap siya bago nagsalita. Eh kasi lumabas muna ako ng kwarto ni Lucien. Lumabas? Eh bakit gusto mo pang lumabas? Ikinahihiya mo ako. Nahihiya ka. Ayaw mo bang marinig ng kaibigan ko? Or shall we say, ng ex-husband mo na ako ang kausap mo, ganun ba? Galit ulit na litanya ni Josh sa kabilang linya. Hindi makapaniwalang napanganga si Stephanie. Anong ikinakahiya? Hindi kita ikinakahiya, Josh. At hindi sa ayaw kong marinig ng kaibigan mo or ng ex-husband ko na ikaw ang kausap ko. Ang akin lang naman kasi, bakit kailangan magpanggap ka pa na sobrang sweet mo sa akin o sobrang sweet natin sa isa't isa pag alam mong nandyan si Chris? Bakit ganun? Gusto mong pagselosin siya, ganun ba? Bakit? Dahil sa tingin mo, mahal pa rin niya ako? Litanya ni Stephanie kay Josh. Sumagot naman agad si Josh. Hindi. Hindi dahil sa tingin ko ay mahal ka pa rin niya. Kundi dahil sa tingin ko ay mahal niyo pa rin ang isa't isa. Doon na si Stephanie hindi nakahuma. Tila nawalan siya bigla ng boses sa sinabing iyon ni Josh. Ano? Hindi ka makasagot dahil totoo, hindi ba?
Pero itong tatandaan mo, Steph. Hindi-hindi ka na mapapasakan niya ulit. Akin ka lang. Akin ka lang habang buhay. At pag may gustong sumira niyon, papatayin ko. Kahit na matalik na kaibigan ko pa. Pagkasabi nito niyon, ay agad na tinapos na nito ang tawag na ikinahinga naman ng malalim ni Stephanie. Kinakabahan siya. Natatakot. Naisip tuloy niya. Yun ba ang totoong ugali ni Josh? Papatay talaga ito? Nakakapangilabot. Pakiramdam tuloy ni Stephanie ay nagkamali siya na sinagot niya si Josh. Napalunok siya ng sunod-sunod. Pagkuway humugot na lang si Stephanie ng isang malalim na hininga bago hinamig ang sarili at bumalik na sa silid ni Lucien. Nagtatagis ang mga bagang ni Josh sa naging pag-uusap nila ng kasintahan ni si Stephanie. Pero totoo ang sinabi niya na pag may sumira sa relasyon nila, patataubin niya. Kahit si Chris yun na siyang matalik pa niyang kaibigan. Mahal niya si Steph. Mahal na mahal. At wala nang magmamahal dito kundi siya lang. Ayaw niya nang may kaagaw. Sa lagay ba ay nagtsatsaga siyang manligaw kay Steph sa loob ng ilang taon? Tapos mawawalan lang ng saysay ang paghihirap niyang magpa-oo dito dahil biglang bumalik ang unang pag-ibig ni Steph kung kailan sinagot na siya ng dalaga? Tapos ang hindi matanggap ni Josh ay ang sumisigaw na katotohanan na matalik na kaibigan niya pala ang dating asawa nito. Saksi siya sa lahat ng sakit na dinanas ni Stephanie dati. Minsan ay umiiyak itong mag-isa. Naiisip na naman daw nito ang dating asawa nito. Kaya ayon siya at patatahanin na naman ang babae at iko-comfort. Tapos ngayon na okay na, sinagot na siya nito. Ay biglang e-eksena si Chris. Pinipilit na nga niyang mahalin na rin ang parang tunay niyang anak si Lucien para kay Stephanie kahit hindi siya mahilig sa bata. Pero mawawala lang din lahat ng paghihirap niya. Nagbuga ng usok mula sa mamahaling stick ng sigarilyo si Josh. Pagkuway nagbabaga ang mga tingin na tiningnan niya ang larawan nila ni Chris noon na nooy ipinatong niya sa mini table. Subukan mo lang agawin ang babaeng mahal na mahal ko, Chris. Hindi-hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Mariing wika ni Josh at nagtatagi sa mga ngiping dinutdot niya ng sigarilyo ang larawan ni Chris doon. Ilang araw mula sa araw na yon ay uuwi na siya ng Pilipinas. Isosurprise niya si Stephanie sa muling pagbabalik niya. Isang araw sa loob ng hospital room ni Lucien ay ngingiti-ngiti nilapitan ni Chris si Stephanie na nooy busy sa kakaisip at kakalista ng dapat nilang bilhin at ihanda ni Chris sa nalalapit na paglabas ni Lucien mula sa ospital. Bukas na kasi ito madi-discharge kaya nag-iisip na siya kung anong potahe, mga desserts ang mga dapat niyang lutuin bukas. May kausap si Chris sa phone nito kanina nang bumalik ito sa loob at iyon na nga, ngiti-ngiti na ito. Tinignan niya si Chris at nakangiti na nakakunot noong tinanong niya ito. Bakit? Natatawang tanong niya rito. Nakakahawa kasi ang matamis na ngiting na mutawi sa mga mapupula at maninipis na mga labi nito. Ang saya ko ngayon. Panimula ni Chris at kumindat pa sa kanya. Nagkibit-balikat si Steph bago nagsalita. Bakit nga kasi? May mga magiging bisita si Lucien and any minute na way dadating na sila dito ngayon. Anunsyo ni Chris na nagpa-curious pa kay Stephanie. Talaga? Sino-sino naman? Nagagalak na tanong ni Stephanie. Parang na-e-excite din siya sa kaalamang may mga magiging bisita ang anak nila ni Chris. Noon naman biglang may kumatok sa pintuan sa kwarto. Kaya pigil ang hiningang napatingin siya kay Chris na masuyong nakangiti sa kanya ng mga sandaling yon. Go on, open the door! Halos pabulong na wika ni Chris sa kanya. Kaya kinakabahan na na-excite na marahan siyang tumayo mula sa kinauupuan at marahang humakbang patungo sa pintuan bago iyan binuksan. Surprise! Nahigit ni Stephanie ang hininga. Ni hindi niya nga alam kung mauuna ba siyang tatawa sa kaligayahan o maiiyak sa sobrang tuwa. Dahil sa mga sandaling iyon ay naroroon ang mga taong nihinaga pa hindi niya kayang kalimutan. Buenos dias, iha! Kamusta ka na? Nakangiting wika ni Don Emilio kay Stephanie. Magandang umaga, iha. Natatandaan mo pa ba kami? Tanong naman ng Doña Francesca. At ang panghuli, bumate ay ang tuluyang nagpahikbi sa kanya, si Manang Lourdes. Stephanie, iha, kamusta ka na ba? Pangangamusta ng mayordoma sa kanya. Ang bawat tanong ng mga ito ay hindi niya isa-isang nasagutan. Dahil imbes na sasagot siya sa mga ito, ay isang impit na hikbi lang na isagot niya sa mga ito. Kaya niyakap niya na lang ang mga ito na siyang nagkaroon ng isa sa malaking parte ng buhay niya noon.
Nagkapatawaran na din sila ng taos puso. Natatawang niyakap rin niyang mga ito ng mahigpit at nagkamustahan ulit dahilan upang magising ang inosenteng si Lucien. Ipinakilala naman niya sa bata ang mga grandparents nito at si Manang Lourdes. Nag-usap ng mga ito at si Lucien, kaya minabuti na lang muna nina Stephanie at Chris na umupo na lang sa malaking sofa ng hospital room at doon ay umupo habang tinatanaw ang mga itong nagkukulitan kasama ang makulit at bibong si Lucien. Ang saya nila mom at dado. Pati na rin si Manang habang kausap si Lucien. Mahinang komento ni Chris at nakangiting tiningnan ang mga ito sa unahan nila. Mas masaya si Lucien kasi nakilala niya na ang lolo't lola niya. May bonus pang isang lola. Wika ni Stephanie at nagkatawanan sila ng mahina. Pagkaway biglang sumeryoso si Chris at sinserong nagsalita. Salamat, Steph. Wika ni Chris at tila wala sa sariling hinawakan ng palad ni Stephanie ng marahan. Napaigtad pa si Stephanie dahil doon at napatingin kay Chris. At nang magtama ang kanilang mga mata, ay tila kinakabahang mabilis na nahablot ni Stephanie ang kanyang mga palad mula rito at naaasiwang sumagot. Walang anuman yon, Chris. Napaiwas ng tingin si Stephanie. Hindi siya dapat magpapadala sa damdamin niya. Si Josh ang nobyo niya. Dapat ito na rin ang mamahalin niya. Isang parte ng nakaraan na lang si Chris na bumalik at inayos ang gusot nila. At hanggang doon na lang yon. Napabuntong hininga na lang si Stephanie sa naisip. At naisip ni Stephanie, kailan kaya uuwi si Josh? Para maibali niya rito ang damdaming hindi niya ulit maipaliwanag na dapat ay kay Josh niya lang maramdaman at hindi kay Chris. Kinabukasan ng ma-discharge na si Lucien ay tila binibiro ng tadana si Stephanie na napagpasyahan ng Don at Donya na doon isagawa ang party sa mansyon ng mga Del Fuego. At ng mga sandaling iyon na nga ay nagbabiyahe na sila papunta sa mansyon ng mga ito. Ang mansyon na saksi sa lahat ng paghihirap niya noon. At ang mansyon na iniwanan niya 3 taon na ang nakalilipas. Tahimik lang si Stephanie sa loob ng magarang van ng mga Del Fuego kung saan nakapwesto siya sa pinakadulo kasama si Chris. Si Lucien kasi ay kasama ng mga lolo at lola nito pati na si Manang Lourdes sa ikalawang bahagi ng upuan ng van. Sila ni Chris naman ay nasa pangatlo. Ngunit nasa bawat dulo silang dalawa ng pintuan ng van nakapwesto, kapwa na aasiwa sa isa't isa. Pasimpleng isiniksik naman ni Stephanie ang sarili sa pintuan ng van na nasa gilid niya, sabay pasimpleng niyakap ang kanyang katawan. Giniginaw siya. Kung bakit kasi nakalimutan niyang magdala ng jacket, yan tuloy ang napala niya. Tapos may aircon na sobrang lakas dahil hindi sanayang dalawang matanda na walang aircon. Lihim na napamuntong hininga na lang si Stephanie sa ginawa na nararamdaman. Stephanie. Napahigit na lang si Stephanie ng hininga nang bigla siyang tinawag ni Chris sa kabilang dulo. Oh, Chris, bakit? Nahihiyang tanong ni Stephanie kay Chris. Itatanong ko lang sana kung wala ka bang dalang jacket? Napatingin naman agad si Stephanie sa ibabaw at kinontrol ang pagkaasar dahil sa tanong nito. Pagkaway binaling niya agad ang tingin kay Chris bago napangiti ng pilit na nagsalita. Oo, Chris. May jacket ako kaya ako giniginaw. Wika ni Stephanie at pinalobo ang pisngi. Natawa naman si Chris na mahina at biglang hinubad ang suot nitong jacket bago nagsalita. Oh, Stephanie, sabi ko nga ikaw na magsuot niyan. Natatawang pabulong pa na wika ni Chris at inabot sa kanyang jacket na to. Namula tuloy ang pisngi niya sa hiya. Magmamagandang loob pala si Chris sa kanya tapos pinagsalitaan niya ng ganun. Nako, wag na Chris, okay na ako. Wika ni Stephanie. Sige na, I insist, malayo-layo pang babiyahin natin. At saka sanay naman ako sa malamig, kaya kunin mo na to at nang maging komportable ka na nang makatulog ka na. Pag-i-insist ni Chris. Kaya atubiling kinuha niya ang jacket nito, sabay sinuot agad iyon. At saka palang nawala yung ginawa na nararamdaman niya simula pa kanina. Nahihiyang tiningnan niya si Chris at nakita niyang nakangiti ito sa kanya at nag-approve pose. Kaya nakangiting nag-approve pose na rin siya rito sabay nag-mouth ng thank you. Tinanguan naman siya nito bilang tugon bago pumikit. Tila matutulog na. Ngumiti na lang si Stephanie at pinagmasta ng gwapong mukha nito. Tuluyan na nga nagbago si Chris. Mula sa magaspang nitong pag-uugali noon ay naging kalmado at mabait na ito ngayon. Tunay ngang may pagbabago ang isang tao. At si Chris ay isa na naman sa mga patunay na yon. Pero hindi niya magawang isipin. May nobya na kaya si Chris? Hindi niya kasi iyon natanong rito.
at wala rin siyang balak tanungin ito. Baka kung ano pa kasing isipin ito sa kanya. Bumuntong hininga na lang si Stephanie at napatingin sa malayo. Doon naman biglang may nag-text sa cellphone niya. Kaya dali-daling binasa niya ang text nang makita niya kung sino ang nag-text na yon. Uuwi na ako bukas. Magkikita tayo sa bahay ko by 8 p.m. Don't bring Lucian with you and don't be late. May sorpresa ako. Siguradong magugustuhan mo. I love you. Nais matawa ng pagak ni Stephanie sa text na yun ni Josh. Mahal daw siya nito? Tapos iyon ang mga kilos at pananalita nito sa kanya? No, hindi siya nito mahal. At isa, natatakot na siyang subukan na mahalin pa ito. Natapos ng pagpaparty ni na Stephanie at Chris para sa kanilang anak na si Lucian. Naabutan din sila ng gabi dahil sa dami ng bisita. Pinakamarami na roon ay ang mga bata na kaedad ni Lucian. Masayang-masaya naman ang kanilang anak sa party. At ikinasaya na rin yun nila Chris at Stephanie. Ngunit ang hindi lang ikinasaya ni Stephanie ng gabing yun ay ang pagtatantrums ni Lucian. Mama, I want my Papa Chris! I want my Papa Chris! Humahagulgol nito na pag-iyak at sigaw ng sigaw. Kaya nababahala na si Stephanie na baka makaistorbo na si Lucian sa mga taong natutulog na sa loob ng mansyon. Mama, I want my papa, please! Muli ay umiiyak na sigaw nito sa kanya at saka nagpapapadyak ang mga paa. Punong-puno na rin ang mga luha at sipon nito ang gwapong mukha ng kanyang anak na si Chris. Baby, hindi na nga pwede because Papa Chris is asleep na in the other bedroom. Nababahala ng pag-i-explain ni Stephanie sa anak. Paano ba kasi niya sasabihin rito na hindi sila pwedeng magsama sa iisang kwarto dahil broken family sila at nobyo niya ang Tito Josh nito, habang ex-husband na rin niya ang Papa Chris nito. Gustong maiyak ni Stephanie. Talagang malaki ang epekto ng broken family. Masakit pero tatanggapin na lang niya. Para tuloy dinurog ng paulit-ulit ang puso ni Stephanie sa nakitang luha sa kanyang mga anak. Noon naman ay biglang may kumatok kaya mabilis na pinahira ni Stephanie ang luha sa kanyang mga mata bago tinungo ang pintuan. Nagulat naman si Stephanie nang sa pagbukas niya ng pinto ay si Chris ang napagbuksan niya. Is he alright? Nakangiting tanong ni Chris kay Stephanie at tiningnan ng anak na hihikbi pa rin na nakatayo sa ibabaw ng kama ng master's bedroom nila Chris at agad na patigil sa paghikbi nang makita ang ama nito. Papa Chris! Tila nagpapakampi namang mabilis na pumanaog ito ng kama at maaliwala sa mukhang tinakbo ang ama. Niyapos naman ito ni Chris sa mga hita nito. Hindi pa nito makarga si Lucian dahil hindi pa tuluyang binuksan ni Stephanie ang pinto. May I come in? I promise I won't take long. Papatulugin ko lang si Champ. Masuyong wika ni Chris kay Stephanie na meron ding masuyong ngiti sa mga labi nito habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Naiilang na umiwas na lang si Stephanie ng tingin kay Chris at tumikim bago marahang binuksan ang gold-plated na malaking pinto ng master's bedroom. Marahan namang pumasok si Chris, karga si Lucian, at sinulyapan si Stephanie ng kaunti bago umusal na, "Thank you." At ginitian siya na umabot hanggang abuhing mga mata nito. "Thank you too." Mahinang usal rin ni Stephanie kay Chris na tinanguan naman ito ng marahan habang nakangiti pa rin bago tuluyang pumasok na sa master's bedroom nila na siyang kwarto rin nila dati. Marahang inilapag ang kanilang anak sa kama, sabay tinabihan ni Chris si Lucian at kinantahan. Mabilis namang napatalikod si Stephanie at pigil na pigil ang paghikbing tinungo niya ang balcony ng kwarto nito. Doon niya na pinakawala ng mga luhang mabilis na nagsilagpasan sa kanyang mga mata. Bakit ba kasi ang sakit? Ang batang naiipit sa komplikadong sitwasyon nila. Ang batang kawawa. Ang akala ng inosenteng pag-iisip nito ay buo silang pamilya. Ngunit ang totoo ay hindi. Ilang sandali naman ay naramdaman niya ng may tao na papalapit sa kinatatayuan niya. Stephanie, nakatulog na si Champ. Matulog ka na rin. Wika ni Chris kay Stephanie na tinanguan lang niya ng walang imik. Is there something wrong? Pag-uusisa pa ni Chris kay Stephanie. Kaya mas lalo tuloy siyang napaluha ng palihim. Huminga muna ito ng malalim at bago nagsalita. Naku, wala Chris. Sige, papasok na rin ako sa loob. Makakaalis ka na. Marahang pagtaboy ni Steph kay Chris para hindi na nito makita ang pag-iyak niya. Ngunit sa halip na umalis si Chris, ay nanatili lang ito roon at marahang tinapik ang balikat niya ang tagsalita. Kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin, Steph. Malay mo, makatulong ako.
Ngumiti naman ang mapait si Stephanie bago sumagot. Sige nga, Chris, sabihin mo sa akin. Paano ba bubuuin ulit ang pamilyang nasira na? Naramdaman naman niyang tila natigilan si Chris sa tanong niyang yon. Ngunit wala itong naisagot roon. Kaya mas lalong napangiti na mapait si Stephanie. Kita mo, Chris. Hindi mo ako matutulungan sa problema kong to. Kaya makakaalis ka na, Chris. Kaya ko na to. Nangihinang wika ni Stephanie bago nagpatiuna ng pumasok sa kwarto. Stephanie, sandali. Wika ni Chris. At mabilis na nahawakan sa braso si Stephanie at nagsalita. Paano ba kasi mabubuo ulit? Kung may mga taong masasagasaan pag bubuuin itong muli. Tuluyan ng pinakawala ni Stephanie ang tinatagong paghikbi. At kasabay ng paghikbi niyang yon ay ang mga salitang nagpabigat sa kanyang dibdib. Ilang araw nang nakalipas. Chris, natatakot ako kay Josh. Natatakot ako sa kanya. Hindi na pagmamahal sa akin ang nakikita ko sa kanya. Nakakatakot na siya. Mabilis na niyakap naman ni Chris si Stephanie at bumulong. Anong ibig mo sabihin nakakatakot siya? Isinalaysay naman ni Stephanie kay Chris ang huling naging pag-uusap nila ng kaibigan nito. Tila natigilan naman si Chris sa ibinunyag ng dating asawa. Ngunit hindi ito umimik. Nanatili na lang itong nakayakap sa kanya at pilit siyang pinapakalma. Wala ka man lang ba sasabihin? Nahihiwaga ang tanong ni Stephanie kay Chris. Napabuntong hininga si Chris bago nagsalita. Stephanie, kasi mahal ka ni Josh. At mabibigyan ka niya ng habang buhay na pagmamahal. Mabilis na naitulak niya si Chris. Ano bang pinagsasasabi mo? Okay lang sa'yo na may posibilidad na manganib ang buhay ko sa kaibigan mo? Naiinis at nagtatampong tanong ni Stephanie kay Chris. Mabilis namang sumagot si Chris. No, Steph, hindi yan ang ibig kong sabihin. Eh ano ho? Chris, hindi mo ba ako kayang kampihan at protektahan laban sa kaibigan mo? Hindi mo ba ako kayang kunin mula sa panganib na maidudulot niya sa buhay at posibleng sa buhay namin ang anak mo? Hindi mo ba kami kayang ipaglaban mula sa kanya? Hindi mo ba kami kayang protektahan ng anak mo laban sa kanya na tila biglang binulungan ng demonyong utak? Galit na galit na tanong ni Stephanie kay Chris, nanoy tila nahihirapan na nag-iwas ng tingin mula sa naluluha niyang mga mata. Pagkaway bigla nang tumulo ang mga luha sa mga mata ni Chris at nagsalita. Hindi mo kasi naiintindihan eh. Kaya ko kayong protektahan ng mag-ina ko. Pero hindi ko maipapangakong habang buhay ko kayong mapuprotektahan. Kung sa pulis na may maipapakita ka bang pruweba na yun ang sinasabi niya? Nakarecord bang pag-uusap ninyong dalawa sa phone? Napaiwas si Stephanie ng tingin at sumagot kay Chris. Hindi. Kaya nga ikaw nang puprotekta sa amin ng mag-ina mo. Tila frustrated naman pinisil ni Chris ang tungki ng matangos na ilong nito bago tila naiirita nagsalita. Hindi ko nga maipapangako na habang buhay ko kayong mapuprotektahan, Stephanie. Impit na singhal na nito sa kanya. At bakit nga? Make me understand! Naiiyak na ulit na impit ring sigaw ni Stephanie kay Chris. Mahirap pang i-explain. Komplikado pang lahat. Tila nangihinang wika ni Chris at namumungay ang mga matang napahawak sa noon nito. Pero dahil sa galit ay hindi niya napinansin iyon. So ano yun, Chris? Papayag ka na lang na ganun ang gusto niyong mangyari? Nangingilid na mga luha sa mga pisngi ni Stephanie nang sabihin niya iyon kay Chris. Stephanie, ang nasisiguro ko lang ay hindi ka kayang saktan ng kaibigan ko. Ligtas ka lagi dahil mahal na mahal ka niya. Sa'yo lang umiikot ang mundo niya. Kaya sa ngayon, ang tanging maipapangako ko lang sa'yo ay lihim kitang poprotektahan mula sa kanya. Try to go with the flow hanggang sa makaisip ako ng paraan upang ibalik ang dating Josh na nakilala ko. Ang Josh na matali kong kaibigan. So is John ni Chris kay Stephanie, kaya medyo gumaan-gaan ang pakiramdam niya. Nagpatuloy si Chris. Alam kong hindi masamang tao ang kaibigan ko, Steph. He's a great guy. Sadyang grabe lang kung magmahal. Ipaparehab ko siya kapag okay ng lahat. Hindi siya masamang tao. Nabulag lang siya sa matinding pagmamahal niya sa'yo. Hindi ba't nakita mo rin kung gaano siya kabuting tao, Steph? Yun ang totoong Josh. Nabulag lang siya sa pag-ibig niya sa'yo kaya siya nagpakaganyan. Kaya nagmamakaawa ko for now. Just go with the flow.
I got your back silently. While our son is staying here, hanggat hindi pa nagiging maayos ang lahat. Mahabang eksplanasyon ni Chris kay Stephanie. Napabuntong hininga naman si Stephanie at nagsalita. Bukas, papupuntahin niya ako sa bahay niya by 8 p.m. Hindi ko raw dadalhin si Lucian at dapat daw hindi ako malate. May sorpresa daw siya sa akin. Kinakabahan na namang wika ni Stephanie kay Chris na tinauan naman ni Chris bago nagsalita. Okay, we'll be there. Titingnan natin ang sorpresang sinasabi niya sa'yo. Exactly 8 in the evening ay nasa loob na ng bahay ni na Josh at si Stephanie. Kinakabahan siya pero pinapakalma niya ang sarili. Ewan ba niya, pero masama ang kutob niya sa sorpresang sinasabi nito. Nagsuot si Stephanie ng white t-shirt at pants ng gabing yun. Ngunit may suot siyang singsing na nagvo-voice record sa mga mapag-uusapan nila ni Josh. Binili iyon ni Chris kanina. Nasa labas naman ng bahay ni Josh si Chris at siguradong nakikinig na sa mga oras na yon. Hi Steph, I miss you. Malambing na wika ni Josh kay Stephanie nang makalapit na ito sa kinatatayuan niya. Pagkuway niyakap siya ni Josh ng mahigpit at tila may mali siya na nakapagpatayo ng mga balahibo niya. Josh, teka! Saway ni Stephanie kay Josh at bahagyang inilayo ang kanyang katawan mula rito. Oh, relax! Yakap pa nga lang yan, natatakot ka na. Paano pa kaya kung yung surprise ko na talaga? Makahulog ang wika ni Josh kay Stephanie. Anong ibig mong sabihin, Josh? Nahihintakutan na tanong ni Stephanie kay Josh. Kaya sumagot din naman agad ang lalaki. Ngayong gabi, Steph, ibigay mo rin ang sarili mo sa akin. Gaya ng kusang pagbigay mo ng katawan mo sa kaibigan kong traidor. Wika ni Josh. Atak mang hihiklatin ang katawan niya, ngunit biglang nagsalita si Chris sa likuran nito. Kailan man ay hindi kita trinaidor, dude. Nanlaki naman ang mga mata ni Josh nang makita ito. Nagpatuloy si Chris. Dude, hindi ako lumampas sa harang na inilagay mo. Nirespeto ko ang pagkakaibigan natin. Kahit gustong gusto kong bawiin sa'yo si Stephanie pero hindi ko ginawa. Dahil pakiramdam ko ikaw ang karapat dapat sa kanya. Dahil ikaw ang makakapagbigay sa kanya ng habang buhay na pagmamahal. Isang bagay na hindi ko kayang ibigay sa kanya. Kaya masaya na rin ako na sa'yo siya napunta, dude. Pero anong ginagawa mo? Balak mong lapastanganin ang kanyang pagkatao? Bakit? Tila naman hindi makahinga ng maayos si Stephanie nang marinig ang sinabi ni Chris. Totoo bang sinabi nito? Natawa naman si Josh at nagsalita. Bakit? Sa tingin niyo ba ganun ako kabobo? Alam kong napilitan lang siyang sagutin ako. Kitang-kita ko yun sa mga mata niya. Naaawa lang siya sa akin. At kitang-kita ko rin sa mga mata niya pag tumingin siya sa'yo. Mahal ka pa ni Steph. At ikaw, kitang-kita ko rin na mahal mo pa rin siya. Mariing wika ni Josh na naging dahilan upang magkatinginan sila ni Chris at pareho rin nag-iwas ng tingin sa isa't isa. Nagpatuloy naman si Josh. Kaya isipin mo, napipilitan na nga siyang sagutin ako sa tingin mo ba? Papayag siya pag idaan ko siya sa Santong Dasalan? At naisipan ko to dahil pag sakaling mabuntis ko na siya, akin na talaga siya ng tuluyan. Akin na siya ng tuluyan. Hindi agad nakaimik si Stephanie sa sinabi ni Josh. Nasaktan ba niya si Josh na hindi niya namamalayan? At ikaw, Steph, minahal kita. Nagtsaka akong ligawan ka. Umuo ka na sa huli, pero nawalan pa rin yun ng silbi dahil ikaw, dude. Bigla-bigla namang dumating ulit sa buhay ni Stephanie. At kahit walang ka-effort-effort, mahal ka pa rin niya. Putang ina, sinira mo pa lahat ng pangarap ko para sa amin. Kaya pagbabayaran mong pagsira mo sa pangarap ko. Pagbabayaran mo! Galit na sigaw ni Josh kay Chris. Ngunit imbes na umalis at patulan ng kaibigan, ay lumapit pa si Chris kay Josh at mapait na umiti rito. Sige, saktan mo na ako. Kung ito lang ang tanging paraan upang mawala ang sakit na nararamdaman mo dahil sabi mo nga'y akong nagdulot nun. Sige, gawin mo na ang gusto mo, Josh. Ilabas mo lahat sa akin. Patawarin mo na rin ako sa biglaan kong pagpasok muli sa buhay ni Stephanie at sirain ang pangarap mo pa sa inyo. Pero dude, hindi ko siya inagaw at wala akong balak agawin siya sa'yo. Hanggat ikaw pa rin ang kasintahan niya. Pero kahit pala anong desisyon ang gawin ko tulad ng dati, mali pa rin ang patutunguhan. Kaya sige na. Sige na, dude, ilabas mo na lahat ng galit mo sa akin.
ilabas mo lahat-lahat. Hanggang sa bumalik na ang dating mabait, mapagkumbaba at mapagmahal na kapwa kong kaibigan. Dahil dud, hanggang sa kamatayan, rerespetuhin pa rin kita. At hanggang sa kamatayan, ikaw pa rin ang matalikong kaibigan. Umiiyak na wika ni Chris at itinaas ang mga kamay. Tumutulo na rin ang luha ni Josh ng mga sandaling yon bago sumigaw ng ubod ng lakas at pinagsusuntok si Chris sa mukha at sa katawan nito. Si Stephanie naman ay sumisigaw at ang mamakaawang tigilan na ni Josh ang paggugulpi kay Chris dahil naliligo na ito sa sarili nitong dugo. Josh, tama na! Mamamatay na si Chris! Tigilan mo na siya! Wala kang puso! Pasigaw at malakas na hagulgol ni Stephanie at tila saka pa lang natauhan si Josh sa ginawa nito at nahihintakutang tiningnan ng dalawang kamay na punong-puno na ng dugo mula kay Chris. Steph, anong nangyari? Tila saka pa lang natauhan si Josh at humagulgol na niyugyog ang wala nang malay na duguan na si Chris. Dude, gumising ka! Huwag mo kong iwan, dude! Steph, tumawag ka ng ambulansya! Tila wala sa sariling tumawag ng ambulansya si Steph at punong-puno na ng masaganang luha ang kanyang mga mata na dahan-dahan siyang lumapit kay Chris bago sumigaw ng malakas at niyakap si Chris. Hayop ka! Hayop! Humahagulgol ng malakas na sigaw ni Steph kay Josh na nooy tila tinakasan na ng dugo ang mukha nang tila mag-sink in na rin dito ang lahat ng nangyari. Patawarin mo ako, Steph! Patawarin niyo ako, dude! Umiiyak ng pagingi ng tawad ni Josh. Noon na may dumating na ang ambulansya, kaya mabilis na kinarga ng mga rescuer ang walang malay pa rin si Chris. Pabalik-balik ang paglakad ni Stephanie at Josh sa pintuan ng emergency room, habang hinihintay ang paglabas ng doktor na nag-asikaso kay Chris. At nang sa wakas ay lumabas na ang doktor, mabilis na nilapitan ito ni Stephanie. Doc, kamusta na po siya? Halos hindi yun lumabas mula sa mga bibig ni Stephanie dahil mas nanaig ang mahinang paghagulgol niya. Bumuntong hininga ang doktor at tinanggal ang suot nitong face mask bago nagsalita. How are you related to the patient? Nag-atubiling sumagot si Stephanie. I'm his. Si Josh na sumagot. She's the wife of the patient, Doc. Tumango naman ang doktor at tumingin ng malalim bago seryosong nagsalita. Mrs., your husband is in a critical condition. Pakiramdam ni Stephanie ay tila nawala ng lakas ang buong katawan niya sa narinig. Critical, Doc? Halos hindi na lumabas sa bibig niya ang mga katagang yon. Yes, Miss, critical. A critical condition. He has some bone infarction and a major blood cancer. Parehong nanlaki ang mga mata nila ni Josh. Blood cancer? Hindi makapaniwala ang tanong ni Stephanie at napahawak sa bahaging dibdib. Parang hindi na yata siya makahinga. Parehong may blood cancer ang kanyang ama. Posibleng naman na iyon ilusyon mula kay Chris. Pero bakit hindi nito iyon sinabi sa kanya? Bakit itinago iyon ni Chris sa kanya? Kay Josh? Iyon bang ibig sabihin ni Chris sa kanya na hindi siya nito makakayang protektahan habang buhay? Na mas karapat dapat daw si Josh sa kanya kasi mas mabibigyan siya ni Josh ng habang buhay na pagmamahal? Mabilis na nag-flashback sa memorya ni Stephanie ang sinabi ni Manang Lourdes sa kanya na bigla nang nagbago ang mabait na si Chris mula nang tumuntong ito ng 15 anyos. Kaya ba naging malupit na ito sa mga tao kasi frustrated ito sa sakit nito? At kaya ba siya malupit sa kanya noon ay para maipagtabuyan na siya nito dahil pakiramdam nito ay hindi pang habang buhay na magiging asawa niya? Yes, Mrs. And do take note that your husband needs an immediate operation because of these conditions. But the sooner the operation, the higher chance he will survive. Wika ng doktor na mabilis na tinuuan ni Stephanie nang may masaganang luha sa kanyang mga mata. 5 days later, marahang iminulat ni Chris ang kanyang mga mata at pinapakiramdaman ang sarili. Pagkaway sinuyod niya ng tingin ang kabuuan ng silid. Nasa ospital pala siya. Nasa ospital siguro siya matapos siyang gulpihin ng matalik na kaibigan at nawala na siya ng malay. Ilang araw na kaya siya ron? Pagkaway napakanot ng noo si Chris nang mapagtantong naroon sa silid niya ang lahat ng mahal niya sa buhay na nooy natutulog lahat. Ang kanyang mga magulang, si Manang Lourdes, ang kanyang baby champ, Lucien, at napatingin siya sa dalawang taong mahimbing na natutulog sa hospital bed niya, si Josh at ang pinakamamahal niya, si Stephanie. Papa?
Mabilis na napatingin si Chris kay Lucia nang sumigaw ito. Dahilan upang magising ang lahat. Kinamusta siya ng halos lahat. Oo, halos lang. Dahil tila hindi sumali sa kasiyahan ng kanyang pagising sina Josh at Stephanie. Napangiti si Chris. Parang alam niya na kung bakit. Kaya magalang niyang pinalabas muna ang iba para makausap niya ang dalawang tao sa buhay niya. Yo! Unang pagbati ni Chris sa matalik na kaibigang si Josh. Si Stephanie naman ay tahimik lang sa kinauupuan nito. Yo! Ganting bati rin naman ni Josh na agad na sinungawan ng luha ng mga ito. Tila naaasar namang marahas na pinahiran nito iyon at nagsalita. Ano ba yan? Ba't ang iyakin natin? Uy, ikaw lang ha? Biro pa ni Chris sa kaibigan kaya nagkatawanan sila at kapwa rin sumiseryoso. Nga pala, sinabihan ako ni Stephanie na balak mo raw ipasok ako sa rehab kaya napagdesisyonan ko na gawin ko ngayon. Pagkatapos ng susuko na ako sa batas. Wika ni Josh at nagpipigil ulit ng luha. Nagulat naman si Chris. Dude, rehab is enough. Hindi mo na kailangan sumuko. Natawa si Josh. Naa-amuse at mas lalong humanga sa matalik na kaibigang si Chris. Sa lahat ng ginawa ko sa inyo ni Stephanie, dude, deserve ko yan. Pero huwag kang mag-alala. Kaya kong sarili ko doon. Ako pa ba? Ang isipin mo, ikaw, magpapagaling ka ha. Kasi alam ko, kasalanan muli ang susunod nito. Wika ni Josh na ikinatawa at ikinatingin niya kay Stephanie. Nagpatuloy si Josh. Dude, salamat ha. Ang dami mong sinakripisyo pala. Isa kang tunay na kaibigan. Hindi mo ako sinukuan kaagad. Natabunan ako ng buong pagkatao ko ng kademonyohan. Ngunit lumapit ka sa akin at inahon mo ako. Kaya proud ako na isa ako sa mga naging kaibigan mo. Kasi isa kang ulirang kaibigan, dude. Tunay kang kahanga-hanga. Saludo ako sa'yo. Kaya mag-iingat ka lagi. At nga pala, nag-official breakup na kami niyang si Stephanie mo, ha? Alagaan niyong mabuti ang isa't isa. Deserve niyong maging masaya pareho. Hanggang sa muli, tol. Panghuling wika ni Josh bago tumayo at marahan siyang niyakap. Hanggang sa muli. Wika ni Chris at nag-fist bump muna sila ni Josh bago nagpaalam si Josh sa kanya at kay Stephanie. Agad nang lumabas ng kwarto. At last, sila na lang dalawa ni Stephanie ang nandoon. Tumikim si Chris. So, wala man lang bang kamusta Chris dyan? Nabitin sa ere ang iba pang gustong sabihin ni Chris nang mabilis na tumayo si Steph mula sa tahimik na pagkakaupo nito at mabilis siyang niyakap. Wala ka ng cancer! Humihikbing wika agad ni Stephanie na nagpainit agad sa sulok ng mga mata ng binata kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Magaling ka na! Hindi mo na kailangang magpanggap na masama ka para layuan ka ng mga taong mahal mo at gusto mo pa talagang makasama. Hindi mo na kailangang itago lahat ng problema habang nandun ka at nag-aayos ng problema ng iba. Dahil magmula ngayon, nandito ako. Aalalayan kita. Hindi na kita iiwan. Because Chris, one mistake of leaving you is enough. Mas mamahalin pa kita lalo ngayon, Chris. Kasi deserve mo yun. Deserve na deserve mo yun. Humihikbing wika ni Stephanie sa kanya habang yakap-yakap siya. Kaya gumanti na rin siya ng isang mahigpit na yakap rito bago kumalas at siniil nito ng mainit na halik sa mga labi nito. Stephanie, here are the truth of the past. Inarkila ko lang si Eunice sa isang club na pinag-inuman ko lagi para pagsilosin ka. Nang umalis ka ng kwarto noon at naiwan kami, mabilis na pinaalis ko din siya pagkatapos. Yung bank transfer, nandito pa rin yung pera mo sa bank account ko. Nising kong kusing, wala talaga akong kinuha. At lang lahat ng pang-iinsulto ko, kunwari at pang-aaway sa'yo noon ay nakaplano na yon. And believe me, nung sinabi kong pananagutan kita ng gabing yon, I meant it. Pero kinabukasan ng sumuka ko ng madaming dugo, doon nagbago ang isip ko. 15 years old pa lang ako nang malaman kong may blood cancer ako. At doon na ako nagbago. Nakukonsensya man ako pero pinatatag ko na lang ang loob ko. Kasi pakiramdam ko ay wala na akong karapatan na magkaroon ng madaming kaibigan at kakilala. Kasi aalis rin naman ako sa mundong to. Ayoko rin namang magpa-opera. Kasi pakiramdam ko matutulad lang din naman siguro ako sa kapatid ko na hindi na kayanan ng operasyon. Ang sabi ko sa sarili ko dati,
bahala nang mamatay. At least diretso na. Wala nang opera-opera. Wala nang gastos. Total parehas lang namang kamatayan yun eh. Kaya ayun, hindi ko na nga inasahan na aabot pa ako sa edad na to. Nung iniwan mo ako noon after 2 months, dumiretso ako ng friends noon pagka-graduate ko. Ako nang nagtaguyod ng lumang kumpanya namin na sa awa ng Diyos ay umunlad. Pero sa kabila ng asenso at pera, hinahanap-hanap pa rin kita. Wala eh, ang bilis ng tama ako sa'yo dati. From crush to love. At ngayon from my ex-wife to my wife again. To an innocent maiden, to a loving wife and mother. I love our baby chump so much. Nakangiting wika ni Chris kay Stephanie na sobrang lawak din ng ngiti na nakatingin sa kanya ng mga sandaling yon. Masayang-masaya si Stephanie sa lahat ng narinig niya mula kay Chris. Tsaka pa lang siya naliwanagan at mas lalo patuloy itong minahal. Now Stephanie, listen. Wala akong singsing ngayon na ilalagay sa daliri mo. Pero pwede bang mag-propose na lang muna ang mauna at tsaka na ang singsing? Agad namang napatakip si Stephanie sa kanyang bibig habang nag-uunahan sa pagpatak ang kanyang mga luha. Marahang hinawakan na ni Chris ang isang palad ni Stephanie at masuyong hinalikan niyon bago nagsalita. Now, former Mrs. Stephanie Del Fuego, will you be my wife again? Mabilis namang tumangutango si Stephanie at sumagot. Yes, I will marry you again, Chris. And will you change our son's last name to Del Fuego already? Tanong pa ni Chris na ikinahagalpak ng tawa ni Stephanie. Pero sumagot pa rin siya na, yes, Chris. Bago muling naglapat ang labi nilang dalawa, noon naman biglang bumukas ang pinto at iniluwa niyon si Lucien na agad na napasinghap sa nakitang eksena. Ew, gross! Iyon lang at agad nitong isinarang pinto. Naiwan na lang sina Stephanie at Chris na nagkatawanan roon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Attribution TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!